pas misalnya. Ini oke. Hintayin mo lang bago. Sabihin ako ah. Hintayin mo lang. Ay, nakikita nila yan? Ayun yung mga mag-chat sa'yo. Baba mo lang dyan. Okay, go. Parang nalit. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Yours truly is Colonel Enrique B. Agtarap, a retired PNP member. Just retired last year. Kaya medyo sariwa pa sa akin ang law enforcement matters. Indeed, I find it amusing and challenging to teach by means of internet. Sanay kasi ako, friends, na magturo ng face-to-face. Ang gusto ko lang pagka nagtuturo ako ng face-to-face, yung medyo kahit may COVID, yung tumatalsik yung laway ko sa inyo, ba tipong takot na takot kayo, ganun? So, a little lang of introduction of myself. Mga kasama, I have been teaching this subject for almost 10 years. And I believe I have the authority to teach this because I am the former deputy chief of the Regional Personnel and Records Management Division of the NCRPO. Yun yung tinatawag nating R1. Kung saan kayo nag-apply at kung saan kayo mag-a-apply. And likewise, my authority to teach this is that I have been in the service for 32 years. So nakita ko ang organisasyon. I applied what I've learned during my college days and in my trainings. And most of all, being a criminologist, walang paglalabang, mga kasama. Ito, ilang beses ko sinasabi to sa mga estudyante ko that in 1995, when I took the board exams, flying colors. Ang dami kong mga nakasama, nag-top 1, nag-top 3, nag-top 5, nag-top 7, nag-top 4, iba rin mga naging estudyante ko. Pero panis lahat yun.
Walang yabang. When I took the board exams in 1995, lumabas ang resulta after about 3 months. Dalawang beses akong nag number one. Yabang ano? Imagine that. Once na kumuha ng board exam, nang lumabas ang result, dalawang beses nag number one. How's that? Nung lumabas ang resulta, number 11 ako. 11, dalawang one yan, mga friends. So, bear with me, kasi there will be some terminologies that I may be using na medyo brutal, medyo berde, pero pipilitin ko na maging maingat kasi nakasanayan ko yan while I am teaching. And please be informed that after this introduction, you will be viewing a recorded lecture. Then after about 1 hour, babalik ako, maglalive ako doon na sa mismong esensya ng personnel management, which is closely, which is really related to the Philippine National Police Personnel Management. Alam nyo, napakahirap kasi, nakaupo ako rito sa kama, then naka-polo cap ang itaas, challenging yun. Tapos naka-brief lang ako, kaya hindi ako makagalaw, mga impacto kayo. So allow me to move after this introduction, and I encourage everyone to please do ask questions. Through your comments, I'll try my best to answer those questions. And if time will allow, I will be giving you exams which I've been giving to the PRC. Pagka, kasi ang style ng PRC, humihingi yan ng mga questionnaires. Tapos mini-mini-mini mo, dinadagdag nila dun sa mga nakaraang board exams questionnaire, then iikut-ikutin nila yan. And after my lecture tomorrow on Layer 1 or police organization, I'll be giving you some tips on how to pass the board 101%. Maniwala kayo sa akin. Believe you me. So, ipapasa ko na doon sa aking IT officer para ilagay niya yung recorded na video para sa lecture ng subject matter. Huwag kayong aalis habang recorded yung nandyan, because it's very interesting. And surely, you will get knowledge, additional knowledge, and pupunuin ko ng kaalaman ang inyong mga aligi sa loob ng inyong mga bungo. Mabuhay po kayo. Again, I repeat, yung recorded video ang isusunod ko ngayon. Then, after 1 hour, babalik ako for the live lecture. Mabuhay po kayo lahat. Ganun yun. Hindi makikita yan. Ha? Hindi na rin nag-usapan natin.
ano? Nakapasok yun? Napapanood ka nga namin eh. Ah, ganun? Oo. Oh, yung link lang na binigay mo. Panoorin ko nga, na-record mo. Click mo lang din yung link na sinin mo. Bubukas. Saan? Yan. Oh. Yan mo lang. Ano lang, Mip? Ayaw, ganyan? Ang bagal. Inuusap tayo, naririnig lang. Okay, I need not introduce myself because during the introduction, nag-live tayo. And of course, in advance, I was already introduced to you by Attorney Ferraro, my dearest classmate. We'll go directly now to the meaning of the term personnel management. Gentlemen and ladies, let's apply this not only in the PNP personnel management. Doon muna tayo sa generic term. Personnel management may be defined as the area of management concerned with human relation. What does it mean? If you are the HR, you have to have a good relationship with the whole. Your personnel, different types of personnel, iba-ibang ugali, iba-ibang relihiyon. And it uses planning, organizing, directing and controlling the day-to-day activities involved in procuring workers. When we say planning, advanced thinking, what will you do? We in the PNP, gentlemen and ladies, a year ahead. A year in advance, pinaplano na. Remember the ASEAN? 1 year. Advance, nandun na lahat, pinlano na. Organizing, pagka nandyan na yung mga tao, how do you organize? Kukuha ka ng mga tao doon sa iba't ibang region when in fact the affair will be held in the NCRPO. Of course, kukuha ka ng mga tao from the other regions like the Region 3, Region 4. In fact, umabot pa tayo, nanghiram tayo ng mga tao sa Region 5. Nung nandun na sila, saan mo sila ilalagay? Who will be managing them? Who will be directing them? And of course, para ma-achieve mo yung day-to-day activities, lalong-lalo na involvement ng pag-procure ng personnel. When we say procurement, it does not necessarily mean nabibili ka, kukuha ka ng mga tao. And pagka nakuha mo na sila, the best example, of course, is procurement of personnel is recruitment, gentlemen and ladies. When you have already recruited them, you have to develop them and motivate them. How do you develop them? Of course, they have to undergo the first ever training. Ano ang first ever training? Tinanong yan sa board. Ano ang unang-unang training na maiinkwentro ng isang patrolman? Recruit. Of course, the PSBRC. And what is PSBRC? Public Safety Basic Recruit Course. Diyan, madidevelop na. Iba nang magiging mentalidad ng isang civilian na na-recruit sa PNP. And of course, you have to motivate them. How do you motivate them? Sa training, gentlemen and ladies, sinuturo na kung paano ka gaganahan na magtrabaho. Eh, syempre, kukwento na sa'yo dyan, ituturo na sa'yo dyan, how much is the salary? What are the allowances that you'll be receiving? Diba?
Napakalaking motivation yan. Pagka nakita mo ang sweldo ng isang police, nowadays, you will be receiving around 37,000. Oh, kasama na yung mga allowances doon, mga kasama. And of course, ano pa mga motivation na ginagamit? You have to learn that once you have achieved or successfully done a task, you will be receiving awards, medals. Gentlemen and ladies, napaka sarap pakinggan or sarap tignan. Ipinopost nyo pa nga sa FB, nilalive nyo pa. Yung aakit kayo sa stage, aabutan kayo, lalagyan kayo ng medalya ni RD, ni Chief PNP, and that is a way of motivating personnel. Diba? Ayayabang nyo nga, gusto nyo, trending kayo kapag nakikita, kinakabitan kayo ng medals. Diba? Hindi yung medals na anong mga medals mo? Pag tinanong ka, sir, medal akong tosino, medal akong pundador. And that is not the medal na sinasabi natin dito, ha, mga kasama. And what are the reason? Why do we have to develop? Why do we have to train? Why do we have to motivate our personnel? Of course, pagka gentlemen and ladies, masipag na high moral yan. Na-develop mo yan sa iba't ibang klaseng training. Definitely, yung goal ng PNP or goal ng organization where you belong will definitely be achieved. Bakit? Ang sisipag ng mga tao mo eh. Gagamitan ng kanilang pinag-aralan at iniisip nila, ay, para sa organisasyon ito, para sa gobyerno to, para sa organisasyon na pinapasuruan ko to, definitely, uunlad ang iyong organisasyon. Let's proceed. What are the objectives of personnel management? To assist top-line management to achieve the organization's goal of fostering harmonious relationship with its human resource. Okay. Gentlemen and ladies, if you are the HR, if you are the personnel officer, kailangan relationship labat ng inyong mga tao. Nandun ka sa isang organisasyon, you are the HR. Meron kang taong Muslim. Meron kang taong Kristiyano, gentlemen and ladies. What will happen? Magluluto ka ng pagkain. Alam mo, bawal ang baboy. Paano yung Muslim na kaibigan natin, nakasama natin sa trabaho? Kailangan maganda ang relationship. Hindi yung ikaw ang boss. Huwag ka ng HR. Ikaw lang ang station commander or you are the chief of the investigation section. Or you are the chief of the operations division. Kada darating ka sa umaga sa opisina ninyo, anong mga tao mo? Naiilang. Why? Pag may ilang ang tao, why? Because simply, pagpasok mo pa lang ng pintuan ng opisina nyo, putang ina. Anong sabi ng mga tao mo? Ayan ang si Colonel Nakamura. See? Gaganaan kayang magtrabaho yung mga tao mo. Will there be harmonious relationship in the office? Puro takot, mga kasama, ang mangyayari. And pagka puro takot, ang nangyayari, sablay ang trabaho ng personnel mo. Pag sablay, are you assisting the hierarchy in achieving the goal of your organization? Baka pag nagtatype yan, sinisigaw-sigawan mo. Pag sinisigaw-sigawan mo yan, ininervous yan. Ano mangyayari? Post-cutting tayo. Ano nangyayari? Isang bond paper, tatlo mali, bura. Lukot ng papel. Ano ngayon ang nangyayari? Hindi tayo nakakatipid, gentlemen and ladies. Ink pa lang yan, di ba? Gastos na yan. Okay. Another objective of personnel management. To acquire capable people and provide them with knowledge in the performance of job. From the start, recruitment pa lang, gentlemen and ladies, we have the so-called neuropsychiatric examination, background investigation, complete background investigation. What is the purpose? Para makuha natin yung pinakamagagaling sa mga magagaling na personnel. At i-hire natin sila. Once they are already hired, gentlemen and ladies, we will equip them with training. That is why, from recruitment, tinuturo na lahat ng subject. Pang experience, subject na para sa police, sa public safety, and of course, not only during recruitment,
For those mandatory training, gentlemen, pagka nandun ka, halimbawa, not mandatory training, yung mga specialized courses, tumira ka na investigation courses, syempre, investigation yan, ituturo ba sa iyo dyan, how to use the batuta, how to use the firearm, purely investigation, para magkaroon ka ng mastery doon sa investigation. And, paglabas mo ngayon, what will happen to you? Teka, tapos ito ng training, ng schooling sa investigation. Ilagay natin to sa investigation. Ang mabigat na, nangyayari, this is a blatant violation of the rules, of the SOP. I, for one, experienced this. I have trained, gentlemen and ladies, sa French police intervention. 2 weeks kami tinraining doon, very rigid ang training. Kung paano sa operation, sa pagsita, sa pagpuposas. And when I returned back to this station, saan ako dinala? Nilagay ako sa gate, gentlemen and ladies. Do you think I'll be capable? Of course, I'll be capable. Pero yung bang pinag-aralan ko, mapupunta ba doon sa talagang dapat na assignment ko? Anong ginawa sa akin? In-assign ako sa gate. PSG, gentlemen and ladies, ang tawag sa akin. Ginawa PSG? Ginawa akong PSG. Police sa gate, mga kasapan. Sayang naman yung training, yung knowledge that I have acquired during my training sa police intervention. Foreign trained, ha? Tapos, ihaasahan ka sa gate? Talagang lumaki yung braso ko, eh. Why? Kaso saludo sa mga binarating na opisyal. Okay, let's continue. Operative functions of personnel. The primary function of personnel department is commonly personnel operative functions. What are the operative functions of the personnel? Okay. Personnel planning. Okay, see, as I discussed to you earlier, planuhin natin, ilan ang kailangan natin tao, saan natin i-assign. Okay. And of course, recruitment. Ilan ang kotang kailangan natin sa planning pa lang yan, ha? Tiga muna. Let's study this. Sa planning, gentlemen and ladies, it is the PNP that plans. Suppose for the year 2021, ilan ang kailangan naming police? For us to reach the ideal police to population ratio. Okay? So, kulang pa tayo. Kasama, 1:700, 1:500 sa rural areas. Pero ngayon, siguro mga 1:900 pa lang tayo. Okay. So, paplanuhin ang PNP yan. For the year 2021, ganito ang kailangan natin. Ganito ang budget na kailangan natin. Okay. Ang PNP ba ang nag-a-approve ng kanilang plano? Si Chief PNP ba? Mali, mga kasama. Ang mga planong pinapropose ng PNP for the recruitment is being submitted to the NAPLCOM. Okay? The NAPLCOM then, sila ngayon ang mag-re-recommenda para sa budget sa Congress. Pero the approval will definitely be from the higher office, which is the NAPLCOM. Okay. Then, go na ngayon, mga kasama. Pagkago na, magkakaroon na ng recruitment. Magbibigay na ng kota. Sa kota ng recruitment, mga kasama, yung pinlano ng PNP na ganito, kalagay mo, 10,000 o 5,000 niya at 500 niya, ibibigay natin kota para sa NCRPO, 200 sa mga ibang region, 300 sa krami, mga unit sa krami like the LSS, the crime lab, yun mga kasama. Then, kapag ka-distribute mo ang kota, there goes the recruitment. Pagdating sa recruitment, katakot-takot ang LOI. When you say LOI, letter of instruction,
paano ang prosesong gagawin. Noong araw, ang naunang mga kasama is the physical agility test. Okay? Pagkatapos nun, yung medical, dental, huli ang neuro examination. Ibaruin mo, ginastusan na yung agility, yung iba-ibang proseso. Tapos pagdating sa neuro, babagsak. Dumating ang panahon ngayon. Sa planong, ibay natin, unahan natin neuro para yung malalaglag, hindi na masyadong gagastusan. At ngayon, bumabalik na naman ulit sa ganun. Kasi kanya-kanyang diskarte ng pag-re-recruit. Okay, eto na ngayon. Pag-re-recruit na, okay? During the recruitment proceedings, mga kasama, pipiliin na ngayon yung cream doon sa mga magagaling. Kaya nga meron tayong tinatawag na recruitment and selection section sa mga regional office. Pag sa national headquarters, ang tawag niya, recruitment and selection division. Ang quota is 400. Halimbawa, sa NCRPO, 400. Ang nakatapos ng proseso is 500. So, definitely, yung 100 doon, puta yun, malalaglag yun. Kaya meron tayong tinatawag na clean list. When you say clean list, ito yung mga nakapasa. Tapos, meron tayong ranking. Nawawa yung mga nandun sa mga bandang baba. Ay, dahil ginagrade niya, nararank yan ng recruitment selection division or section. Pag nakita ang nasa baba ka, teka muna, mabigat pa yan, ewan ko, hindi natin makaalis ito, mga kasama, ha? Napuno na yung 400. Naalis na, 100 na excess, 400. Safe na ba yung mando sa 400 place? Not yet. May darating ngayon ng mga anak ng Diyos, yung tinatawag nating anak ni ganito, anak ni ganyan, pamato si ganito. Mini-mini-mini mo. Pag sino tinamaan na natanggal doon, tanggal yun. Papasok ngayon yung mga anak ng Diyos. Okay. So, tapos natin ang selection. O, taking na, gentlemen. Pagka-take-up yan, ang sarap ng pakiramdam. Once you took your hand, you're already a police officer. You should avoid that notion na sinasabi ng tao, nagpo-training na yan, nagpo-pulis yan. No. Once you're already in the training, you're already under, taking your own, you're already a police officer. Susweldo ka na nun, nung araw na yun. In fact, minsan, pinag-take-up ka ng asinko, away na ang effectivity, pulis ka na nung aulo pa lang. While you're under the training, you're already a member of the PNP. Pinasusweldo ka na. Okay. Nakagraduate ngayon sa training. Placement. Okay? How's that? Pagdating ngayon yan, nakatapos ka na ng training ng 1 year. 1 year eh. Kami ng araw, 4 months lang eh. Ngayon, 6 months in-house training, 6 months on-the-job training, then go back to the training center for graduation after 1 year, babalik na kayo ngayon doon sa recruiting unit na nag-recruit sa inyo. Itignan ngayon ang PDS ninyo. Ilagay natin ito sa personnel, magaling sa admin works itong batang ito. Magaling ang mga English nito. Yung iba naman, ilalagay sa mobile patrol, ilalagay sa tawag dito, sa PSG. Yung iba, pero gabi magiging naman ha, lahat ng fresh graduate, lalo sa mga regional offices, patrol division, inilalagay. Natingin dyan, placement. Ngayon, yung mga iba namang specialized courses, halimbawa, ano ka, PEA, staff sergeant ka, you have undergone training on investigation. Of course, pagbalik mo, ito na nangyayari yan. Pagbalik mo, doon ka sa investigation unit, ng mother unit mo. Yun ang maganda ngayon, gentlemen. Kaya, yung placement, dapat talaga, religiously, ina-apply. Nag-training ka ng traffic investigation course. 3 months, 2 months, pagbalik mo yun sa istasyon, saan ka nilagay? Nilagay ka sa patrol, nilagay ka sa base police, huwag ganun. Yun naman, ngayon talaga, before you undergo investigation course, ha, papipirmahin ka ng undertaking na you will not be assigned anywhere except for investigation for 1 year, bilang papel sa salamat, or 2 years.
bilang pasasalamat na ikaw pinagagal ang mag-training dyan, yung talent na natutunan mo rin sa investigation courses will be applied doon sa unit mo. Okay, let's continue. Planning the study of the labor supply. As I have discussed to you dyan, mga kasama, yung ilan ang kailangan tao ng isang kumpanya, ilan ang kota dahil ilan ang nag-retire, ilan ang namatay, ilan ang na-dismiss sa trabaho, kailangan natin palitan yun. Okay, pinaplano yan, mga kasama. Okay, and of course, pagka may shortage ng personnel ng isang kumpanya, kung wala pong recruitment, yung mga ibang tao natin, tinitrain natin sa ibang linya para magkaroon siya ng dual function. Okay? Kung hindi pa tayo nakakapag-recruit ng mga tao, so ikaw muna, gagawin ka namin aside from the admin personnel, baka po pwede sa operation, pwede ka rin sa IT. Diba? May training ka naman dyan. Dual or tri-function ang ginagawa natin sa mga police. Because, mga kasama, perennial problem yan, yung kakulangan sa kapulisan. Akala nyo ang daming police, pero kulang pa rin tayo. Kulang pa rin. We are to achieve, of course, the ideal police to population ratio. Okay. Recruitment, eto na. The process of encouraging job applicants from an organization to seek employment in an organization. Okay. How do we encourage? Purpose sa FB. The PNP is in need of patrolmen. Okay? The PNP is in need of lawyers. The PNP is in need of doctors, medical practitioners, nurses, accountants, teachers. They will be receiving ilang. I-purpose na, magkano sweldo? Eto, aside from the allowances. Ikaw, makikita mo, may inganyo ko eh. Oh. Nurse naman ako, wala naman akong trabaho. Di mag-apply na lang ako dito sa police. Masarap pala, laki ng sweldo. Okay. And of course, sa recruitment, consists of developing a recruitment plan. Ito yung tinatawag nating letter of instruction, LOI. If you will be having recruitment proceedings by year 2021, yung letter of instruction ngayon pa lang dinidevelop na. Although, matagal nang ginagawa yan, kaya lang pag may nakikitang pagkukulang last year, doon sa proseso, dinadagdagan. So, nagkakaroon ng bani-bagong LOI. Okay. Recruitment strategy formulation job applicant search. Okay. Nung mga 3 days, 3 years, 4 years ago, ang recruitment, mga kasama. Aktwal, pumunta ka sa mga kampo. Nagkalat ang mga aplikante ron. Diba? O ngayon hindi na, diba? Online na lang. Kaya meron tinatawag natin ORAS. PNP ORAS. Okay? Ano yan? Yun yung online application ng mga recruit. Hindi ka na makikipagsiksika sa kampo. You will just be notified if you are physically needed na pumunta doon sa kampo. Amen. Screening of qualified job applicants. Pagpasok na pagpasok mo sa recruitment section, magsasubmit ka na ng folder, ini-screen na yung papeles mo. Tinitignan na sa PDS mo, personal data sheet, kung ano ang qualification mo, kung ikaw ba, karapat-rapat ka, nakagraduate ka ba. Of course, all the qualification and eligibilities nandun. Okay. And, ngayon, magkakaroon na ng tinatawag na waiting list or the ranking. Doon pa lang sa screening, tinitignan na kung sino mga qualified. Hindi qualified, ha? Qualified, mga kasama. Let's proceed. Selection. The process of determining the most qualified police applicant for a given position under the organization. Okay. Ito ngayon. Lahat ka nag-a-apply ng promotion. From patrolman to police corporal. The quota for the so-called police corporal promotion is 20. E 25 kayong nag-a-apply. Titignan ngayon kung sino ang most qualified na 20
yung least qualified, minimum, definitely, sa susunod na lang uli kayo. Okay? Nag-a-apply na lang. Tatlo kayo, gusto mo mag-investigador. Eh, dalawa lang ang kailangan ng investigador. Titingnan nyo yun doon sa inyong qualification. Ano-ano yan? Nandyan ang interview, ang PDS, ang length of service. Marami mga kasama ang mga qualification and eligibility for you to suit the qualification, the position that you are applying for. Ganun din sa patrolman. Kaya nga, ang quota, 400, paulit-ulit ko sinasabi yan, 500 ang natala, nakatapos ng proseso. Meron pa rin matatanggal na 100. Okay? Okay. Police training and development. Eto na, nag-takeout na kayo ngayon. Sarap ng pakiramdam, titigas na ng leg nyo yan. Rest mo na ako. Diba? Applies to any method used to improve the attitude, knowledge, skill, or behavior pattern of an employee for adequate performance of a given job. Tandaan nyo to. Kung kayo ay civilian ngayon, kadaling kayo sa training ngayon. 1 week pa lang, mga kasama, iba na ang style ninyo. Yung mga lakad nyo dyan na pakaangkaan, yung nakikipag-usap kayo, nakapamewang kayo sa mga tao, yung pagtayo nyo standing on one leg, tanggal lahat yun. And even, pag may nasa lumo ka ang opisyal or sargento for that matter, na senior sa inyo, hindi mo pwedeng sa lumo ng banggaan yun, magsa-sidestep ka ngayon. O, yan ba ginagawa mo yan nung nag-aaral ka pa lang sa kolehiyo? Hindi, di ba? Iba na. Pati pag tinding mo nyo, lagi yung snappy. Hindi na po pwede yung tinding mo. Ah, nakagalang ka sa masa? Baka sampalin ka ng tactical officer doon. Pag nakikipag-usap ka, stand straight na ang kailis mo. Hindi ka nagagalong-galong doon sa mesa. Yung utak civilian mo, tanggal na. Okay? Ang problema lang, paglabas, balik na naman. Kala mo na naman, civilian. Okay? I have a student, ha? Ito, maikwento ko lang sa inyo. Nung nag-aaral siya sa isang kolehiyo, estudyante ko siya for 4 years. Kada masasalubo ko, sir, pala yan ganun pa. Puro sir, may saludo pang balagdag. Siyempre, civilian pa na pagbibigyan natin. Sir, nag-training ngayon, naging police. Nag-training, kaya kasama. Inaasahan mo na civilian na, na tanggal na civilian mentality. Pagka-graduate ng training, nakita kami sa eskwela. Alam niyo ba nung masalubong ako? Boss, magandang gabi. Ay, punyeta ka. Sabi ko, anong training ang pinagdaanan mo? Ang boss sa mga kapwa civilian yan. Alam mo, opisyal ako. Nung estudyante kita, panayasar mo sa akin, nung maging pulis ka na dapat iba na ang military na ang mindset mo, naging lalong civilian ka. May request ko ngayon. Nung pagka-training niya, pagka-graduate, ilagay mo sa unit ko yan, sa Eastern Police District. Pagdating sa Eastern Police District, kinuha ko sa Mandaluyong. Hindi makaharap ng diretso sa akin. Ano ba ang training mo? Sabi ko sa kanya. Boss ba talaga tawag sa mga opisyal? Kaya ako mga kasama, in my teachings, sa PNP at saka sa school, sinasabi ko lagi, from the very beginning, ako, hindi ko kailangan ng matinding respeto. Kahit saan tayo magkita, you may call me by my nickname. Diba? Huwag naman boss. Huwag naman kasa. Diba? You may call me by my nickname. Anyway, what is my nickname? My nickname is Sir. Diba lang, mga kasama, diba ang bilis sabihin mo? O, tawagin niyo ako sa nickname, Sir. Kahit nasan tayo, okay lang yun. Okay. Learning process, mga kasama. That is the very purpose of training and development. Next. Okay. Police appraisal or performance rating. Every year, gentlemen and ladies, we have the so-called evaluation. Personal evaluation. We are being evaluated by our immediate superior officers. May papel na pinipilatan. Ini-evaluate tayo. The same is true in the schools, di ba? Meron kayong mga recitation, meron kayong mga exams, prelim, midterm, and finals.
And of course, we'll be evaluating your performance in the school. Your immediate superior officer will be evaluating you. Ano-ano ang mga evaluation rating? We have the poor, unsatisfactory, satisfactory, very satisfactory, and outstanding. Okay na sa ating very satisfactory or satisfactory. Pero outstanding, may pihira yan. If you are given an outstanding rating by your superior officer, i-justify ng superior officer mo, ba't yung binigyan ng outstanding niya? E bihira naman niya. Pag binigyan mo naman ng satisfactory, tontuhan na yan, di ba? Kayo, mabigyan kayo ng satisfactory. Tontuha kayo ngayon, okay na to. Lalo kung BS. Pero pag kapur, ay, ano ba naman yan? Purang performance mo, sa kanya dadalhin? Hindi ka naman tatanggalin sa servisyo. You will be sent to training. Nagre-training ka, refresher course, or kung ano-ano pang mga training na to refresh your knowledge. Okay. Satisfactory, tontuha ka naman? Wag. Hanggat maaari, gawin ng BS. Why? Pag satisfactory, gentlemen and ladies, pagdating ng promotion period, nakita, yung rating mo this year, satisfactory lang, you may be disqualified. So, kailangan BS. Okay. And of course, ano pa ang purpose ng appraisal and evaluation? Judgmental if it is made a tool in decision making for promotion, transfer, pay increase, or termination. Okay. Siyempre nga pagka nakita dyan, dalawang beses kang unsatisfactory. Dalawang rating period, dalawang taon yun. That is a ground for you to be retrained. Or ngayon, yung tinatawag nating attrition, mga kasama, pag dalawang dikit ka or tatlong dikit ka, unsatisfactory, you will be terminated yung servisyo mo. Tatanggalin ka through the so-called attrition. I-discuss natin attrition a little later. Okay? And of course, nakita maganda performance mo. Galing mo mamalis nito. Ang galing nitong mag-English. Ang galing makasama nito. Ilagay kaya natin ito sa admin works. O nakita naman kung kumilos ka talaga, lalo pag nagpapahiring, galing mo pumuto. Lagay natin ito sa swap. O, diba? Nakikita ngayon yung transfer of assignment kung saan yung evaluation sa'yo doon ka dadalhin. And of course, pay increase. So, pay increase? Pare-pareho kami ng rango naman. Hindi yun, mga kasama. Pagdating sa promotion, lamang sa'yo yan. Siyempre, pag na-promote siya, tataas ang sweldo niya. Yung termination, yung sinasabi ko sa inyo, attrition. Tatlong beses ka ng poor, tatlong beses ka ng unsatisfactory. Despite the trainings that you have undergone, pinadala ka namin, ganun pa rin ang performance mo. Takaangka-angka, tamad ka. Maybe, your services should be terminated. Sa PNP, ang tawag doon, attrition. Hindi dismissal, ha? Attrition. Okay. Let's proceed, mga kasama. Okay. Ito, pinakamasarap niya. Police compensation. What does it mean? Sweldo, salary, allowances, gracia, financial compensation in the form of wages or salary constitutes the largest single expenditure of the for most organization. Diba? Kahit anong organisasyon, ang budget niyan, pinakamalaki para sa sweldo. In Metropolitan Manila and other urban cities, wages or salaries represent the sole source to meet the basic needs for food, clothing. Siyempre, hindi naman po pwede mga kasama na nagtrabaho ka, walang sweldo. Nung araw, pag nandun ako sa personnel, pagdating ng mga bagong recruit, sir, saludo sa'yo, sir, anong problema? Sir, nakakatatlong buwan na kami na police, nagte-training kami, wala pa rin ba kami sweldo? Matagal nung araw ang proseso. Nowadays, 2 months pa lang may sweldo na recruit. O nasasagot ko rin sa mga recruit na wala pa rin ba silang sweldo? Ang harap sa inyo eh, binigyan na nga kayo ng trabaho, gusto nyo may sweldo pa eh. O, diba? Hindi ganun.
talagang kailangan pasweldo yan. Dahil kailangan nila yan for daily sustenance. Lalo kung may mga pamilya yan. Mga pamilya. Mga. Plural. Mga kasama. Okay. What are the three types of police compensation? Base pay, number one. A patrolman nowadays, if I'm not mistaken, receives base pay of around 29,000. Tama ba? When I is still in the, I am still in the service, and base pay ko as lieutenant colonel is say 50 plus, 54. Then, may mga allowances, may long pay pa. Long pay is every 5 years, meron kang 10% of your base pay. So, palagay mo na lang 50,000 ang sweldo ng base pay mo. Eh, meron akong 25 long pay, 25 years. Hanggang 5 lang ha, ang long pay, mga kasama ha. I reached 32 years in the service. Hindi ako nag 6 long pay. Hanggang 5 lang. So, 50% of my base pay is around 25,000. So, 50 plus 25 is 75. Tapos yung mga sari-saring allowances, pahinabot ako ng 95,000 monthly. Ano yun? Take-home pay yun, ha? Talagang kumpleto. Wala na yung mga bawas-bawas dun. 95K. Eh, sa patrolman. Okay. 29,000 base pay. May mga allowances pa. Wala pa kayong long pay kasi wala pa kayong 5 years sa servisyo. Wala pang 10% na additional. 29,000 plus allowances, pumapatak ng 37,000. Kasama na yung galing kay mayor, kasama na yung galing sa boss mo. Ganun. Saan ka na? Saan ka pa mga kasama? Diba? Eh, makakita ka ng mga trabahador sa hotel, mga security dyan, yung mga mga reception officer, mga naka-Amerikana, ang sweldo niyan, hindi naman pang-didibaldi, mga 20K lang. Ang gaganda ng mga bihis. Kayo, ka-uniform pa kayo, meron pa kayong tinatawag na replacement clothing allowance per every 3 years, that is 15,000. Oh, replacement clothing allowance every 3 years. Eh, sige nga, kayo ba, pagka tumatagal kayo sa servisyo, bihira kayong bumili ng uniforme. Ay, parahan, may kaibigan ako, minsan, napag-apuan lang kami, natuwa lang kasi, mabait tayong kaibigan ng pulis. Pagka may kailangan siya, nakakatulong tayo. Pag may responding, nandun kaagad tayo sa kanya. Minsan, sasagutin niya yung uniforme mo, dalawa. Oh, bumili ka ba? Oh. Yun yung mga additional allowances sa isang police aside from the base pay. And we call them incentive or variable compensation. Number two. Okay. Ano yan? Example, productivity pay. Minsan, every year, meron, this is regularly being given. Every year, ngayon, ang tawag dyan, PBB. Oh. Merong mga kapitan, mga sarhento nakatanggap na, sarhento muna, nakatanggap na 15,000. PBB, ha? Productivity base bonus, tawag ko. See? Yung baka sama sa base pa lang, wala yun sa salary. Ano pa? Every year, yung cash bonus na binibigay na presidente na 5,000. Year-end bonus. Okay, 5,000. Minsan natutuwa ang presidente, magbigay pa ng 5,000 kada isang bonus. See? Amelioration pay. Ano yan? Minsan, mag-election. Oh, bigyan niya ng amelioration pay. Additional na 2,000 kada police. Okay, ano pa? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Replacement clothing allowance, RCA. Every 3 years. Bibigyan ka ng isang ng 15,000 pambili ng iyong uniforme. Ang mga pulis, mga kasama, maalaga sa uniforme. Hindi naman kukupas ng todo sa loob ng 3 taon ng uniforme mo.
Supplemental compensation. Ano-ano yung mga supplemental? Mga dagdag pa na grasya na dumarating sa pulis. GSIS. Wala na yung GSIS ngayon sa mga antigong pulisan. Ano yan? Yung places lie, yung apps lie. May mga dumadating na dividendo dyan yearly. Kung ubrahin mo ngayon, panaguan na sa misis mo yan. Diba? Ano pa? Peer help. Pag na-hospital ka, nakunod, nagnamot, o mga mahal mo sa buhay. Di ba ang laking deduction? Ang babayaran mo sa hospital, 20,000, minsan, magkano lang, ibabawas yung PhilHealth. Housing! Sa panahon, nung nagdaang administrasyon, nagbigay ng mga housing sa PNP members. And I availed of that. O, magkano ang deduction sa housing? 200 pesos. 40 square meter, 36 square meters. 200 monthly. And nowadays, nakaritiro na ako. Hindi pa nga dinididakan yung mga police natin. Binayaran ko na ng cash. Dumating si Digong, maliit daw yung 36 square meters, dinoble niya. 72 square meters. Ang laki naman. Pero sa isang patrolman, na bago pa lang nagpapamilya, itira mo na sa 72 square meters, i-develop mo lang ng kaunti. O, di ba? Ano pa? Educational assistance. Pag nag-aaral ka, mag-apply ka lang doon sa krami ng educational assistance, pag you are qualified, nakita mo performance mo, ang grades mo, meron silang additional na mga allowance na binibigay sa'yo sa pag-aaral mo. Huwag na ikaw. Yun na lang asawa mo or yung anak mo, immediate family members. Legitimate, ha? In-apply mo na scholarship. Ang PNP nagtatadala ng allowance para sa pag-aaral ng iyong mga mahal sa buhay. Yun ang mga supplemental compensation na dumarating. Okay. Police personal program. It refers to the activities program to implement the organizational philosophy of GRID or CRID and the personal philosophy of central managers. Ganito yan, ha? An explanation. In the 1980s, gentlemen, ang recruitment sa krami lahat. If you are an applicant from Mindanao, pupunta ka sa krami, yung M1 na tinatawag doon. If you are from Apayao, pupunta ka sa krami, doon lahat ang recruitment. Eh, ginawa nga ng panibagong program, no, dinelegate ang recruitment sa mga regional offices. Kayo na ang mag-recruit dyan. The regional director is authorized to appoint PO1, patrolman, and of course, hanggang doon sa master sergeant. Okay. Pero pagdating naman sa officership, lateral entry, regular promotion to police lieutenant, doon sa mga region, pinoprosesa na yun, pero ang appointment lagi si Chief PNP. Remember that. Ang appointment ng patrolman up to master sergeant, kung sila tao ng regional office, ang appointment will be signed by the regional director. Okay? Tapos, pagkating yan tingpataas, the appointment, the processing will be made at the regional offices, delegated, decentralized, however, the appointment should be made by no less than the Chief PNP. Okay? Ang personal program serves as a fundamental guide for personal policies. Maraming policies tungkol sa personal. Hindi ko mag-pulis ka na kung ano lang ang gusto mo, no? Reassignment policies, promotion policies. Okay? Yung mga administrative cases, policies. Yan, minaster natin yan. Marami. Nagsusumpo ka ng mga policy, kaya kailangan ma-master yan ng isang HR. Okay? Proceed. Tapos to consider yung personal program. Objectives of the organization. Ano ba objectives ng organization mo? Okay? Siyempre, kung alam mo objective, ilalagay mo yung mga capable na tao doon sa kanya-kanyang trabaho. It's like putting a square, a pig in a square hole. Ilalagay mo siya doon sa kwadrado na hindi siya kakasya na butas. Ilagay mo siya doon sa lugar na karapat dapat siya. Kaninong trabaho yan?
That is the job of the HR. Okay? Organizational philosophy of central management in relation to personnel, as I've discussed to you, mga kasama, nung araw, ang recruitment, krami lahat. Hindi po pwede yan. Liba, nagpupunta sa krami, parking pa lang yan, problema na, tapos nakakalat ang mga pulisyon. Decentralize. Okay? Minacentralize yan sa mga region. If you are applying sa crime lab magpuproseso. Hindi yung lahat sa M1, sa personnel. Now, we call it the DPRM. Yeah, itatakal natin yan doon sa organization, mga kasama. Okay. Financial condition and physical facilities of the organization. Okay. Eh, kailangan mo ng 10 tao magtatrabaho. Puro mga IT officers sa ITMS. Tapos ang kwarto mo, ang opisina ang pagagamit mo sa kanila, napakaliit. Tapos yung isang computer lang ang gagamitin. Wala ka pang aircon. Sa tingin mo kaya, magiging productive yung mga tao mo? O, nagkalat ang mga papeles dyan. Kahit anong galing ng IT officer mo, kapag ka hindi conducive yung workplace nila, hindi yan magiging maayos. Cultural background and tradition of people. Yan yan, sinasabi ko, may kasama kang Muslim. Kakain kayo, mas maganda yung harmonious ang relationship mo, sabay-sabay kayong kakain ng lunch. Kaya ang problema nga, baboy, ang ulam. Hindi naman po pwede si Muslim brother o Muslim sister ko. Kaya pag-aaralan mo, ano ba mga tradisyon nila? O. At pa ha, meron tayong mga pulis who belongs to a religious sector na naniniwala sila na ang attend ng flag raising ceremony is not mandatory. Hindi daw mandatory sa kanila. May pinakikita silang Supreme Court ruling. Paano mo ngayon sila lalaruin? Diba? Eto pa. Marang misa ng Katoliko. Maoobliga mo ba yung Muslim, yung Protestante na paatingin doon sa misa ng Katoliko? Kaya pag-aaralan mo, yung tradisyon nila. Community and employees. Eto, yun ang sinasabi ko sa inyo. Iba-iba ang ugali ng mga tao natin. Governmental factors. What is this? You are the HR. You are the recruitment officer. Nangyari sa akin eh. I was then the deputy chief of the personnel and records management division of the MCRPO. Number 2 man ako sa R1 kung saan kayo mag-a-apply or saan kayo nag-apply doon sa mga pulis na ngayon. Nag-deputy ako dyan. Wala ang happy ko. He was on official leave, so I acted as the OIC of the R1. May isang aplikante. Sir, may folder po ako rito. Why did you not submit it to the RSD? Kasi po may sulat dito, sir, galing kay Senator ganyan-ganyan. Nung buklating ko yung senador, yung papeles, tinignan ko. Nagduda ako. Ito ba totoo to? Alam mo bang bawal ito? Soliciting political patronage. Bawal yan, ha? Alam mo, mga kasama, nag-ring yung telepono ko. Hindi ko inaasahan yun, ha? Nag-ring yung telepono ko, number lang. Eh, siyempre, public officer tayo. We have to answer that. Hello, sir. Sino po sila? Magandang baga po. I was then a major. Major nagtarap po. This is Senator Ganto, ganyan, ha? Ito, senador. Alam mo talaga, senador, dahil kilala mo ba sa TV, naririnig mo. Sir, alam mo mo pagdalingkot mo. Yan, harap mo nga, bata ko yan. Sir, sige po, sir. Magiging polis na yun. Sir, gagawin po ng paraan. Ano nang gagawin ng paraan? Ayusin mo yan. Yes, sir. Sir, nakasaludo pa ako doon sa sarapan ko, mga kasama. Sa taranta ko. And that is one government factor. Okay? Meron pang humarap sa amin, sa recruitment. Tingin ko, walang 5-4 eh. Siguro mga 5-3 eh. 5-3 lang. Inaasar ko pa nga, alam mo, sa totoo lang. Underhight ka eh. Nung buksan ko yung papeles. So, sabi po nung nakasulat dyan, 5-4 daw po ako. Fidel B. Ramos. Ah, puta na. 5-4 ka? Tama yung height mo. See? Kahit alam mo, tandak siya, because of the government factors na nangyayari,
We have to consider na, sige, sundin natin yan. Hindi mo maaalis yan. We are in the Philippine Island. Tignan mo talagang panda, kulang sa jakul eh. Pero, wala, presidente, wala tayong magagawa. Fidel Verano, saan magagawa mo? Diba? Okay. Those are the government factors, mga kasama. Okay. Programs of good police officer covers. Okay. Acquiring competent personnel. Kaya nga, katakot-takot sa recruitment. Meron tayong tinatawag na qualifying exam sa LOI, sa letter of instruction, sa minsan, bago magsimula ang proseso ng qualifying exam. Yan, hindi na ina-applyan. Pero may mga panahon, ia-applyan. Qualifying exam, sino mga nakapasa sa exams, ito ngayon ay po-proseso natin. Excuse. Next, holding and retaining competent police personnel. Magagaling ang mga bata mo. May mag-i-schooling. Sir, gusto ko sanang tumira ng junior leadership course para ma-promote naman. Eh, alam mo, napakagaling. May mga hepe, mga kasama, hindi, huwag mo na mag-schooling, kailangan kita rito. That is selfishness. Diba? Hanggat kaya mo siyang ahad, kaya. Pero pag sinabi niya for professional growth, para sa kanya, sige ko. Pero sana, balik ka pa rin dito. Napakasarap, mga kasama, na ayaw kang pakawalan ang hepe mo dahil magaling ang performance mo, masama ang loob mo, pero kailangan mag-grow ka. Kailangan kang umunlad sa bibitawang ka. Sa totoo lang, hindi sa pagmubuhat ng silya. I was in the NCRPO for almost 5 years. Ilang attempt ako sa mga boss ko na nagpapaalam. Alam mo, sinasabi sa akin, ito muna, tulungan mo muna ako. Hanggang tumagal ako ng 5 taon sa NCRPO, iniikot ko yan. Siguro, masipag yung bata natin, masipag din tayo, maayos tayo magtrabaho, ayaw tayong pakawalan. Eh, kaya lang nung magpapapromote na ako sa koronel. Walang kota ng koronel sa NCRPO. Sir, ako. Talagang magpapaalam ako. I have to go to Amtrami. Doon may mga position na para sa superintendent. Binitawa nila ako. Sabi ko sa kanila, sir, pag di mo pinakawalan, di ako magpapromote, magpapakamatay ako dito. Sa opisina mo, may iimbestigahan ka. Binitawan din ako ng mga impacto. Nakuha ko yung promotion. Okay? And of course, efficient administration of the program with adequate budget. Mga kasama, kada galaw ng isang pulis, lalo sa recruitment, laging may katumbas na budget. Yan lang euro nyo. Yan lang agility nyo. Ilang bond paper yan? Ilang ink ang gagamitin dyan? Oh, yun lang mga attire na gagamitin nyo sa training. Uniforme ninyo habang nag-iintay pa ng uniforme. May budget yan. Yung parang-parito. Oh, kailangan ng budget. Parang kayo sa bahay, di ba? Hindi po pwedeng gagalaw ang bahay mo. Gagalaw ka, mamamalangi kayo ni misis na wala kayong budget. Lalo ngayon. Eh, grabe. Mamamalangi ka ngayon. Tignan mo yung sita ngayon dati, di ba? Portale. Iba na ngayon. Parmeto. Pero na, sinusukat na yung sita o mga kasama. O, kailangan ng budget mo tapat doon sa mga bibiliin mong pang araw-araw na pangangailangan. Okay. Policies and procedures. What is a policy? It is defined as a general plan of action that serves as guide in the operation of the company. Ang daming polisiya sa isang organisasyon. Private, government, lalo sa police. Punta tayo sa police. Ano-ano mga policy? Sa uniforme pa lang. Diba? Sa uniforme pa lang, mga kasama, tignan mo. Nung araw kami, pagka nag-uniforme kami, wala sa patrolman, kanya-kanyang sapatos, basta itim. Pagka magkakaroon ng athletics activities, kanya-kanyang white shorts, kanya-kanyang t-shirt, akala mo talaga, may pupuntang magdadang, magte-tennis, hindi ganun. Dumating ang policy. The LOI, Letter of Instruction, tamang bihis. Pag-athletics, lahat naka-athletics attire, pare-pareho.
Pag sinabing GARA A, General Office Attire, kita niyo naman yung pang-opisyal, di ba? Pag sinabing GARA B, what is GARA B? Yung GARA B, yung tsapa ng pulis, mga kasama, bakal. Tapos, marami sa renta, ay pati-opisyal, bakal ito, tapos may mga awards. Okay? Pag sinabing GARA C, o pare-pareho yan, GARA C, ano? Sinabing GARA C, yung tsapa na yung nakatahi, yung nakaburda. Oh, yun lang. Yun lang yung iba-ibang klaseng gawa. Pag sinabing camouflage, camouflage lahat yan. Hindi po pwedeng mag-debate ka. Oh, kita nyo ngayon. Nagkaroon tayo ng pandemic. Sinabi, field service uniform, lahat nakapatid camouflage. Puta, papasok ka ron. Alam mo, mag-checkpoint ka lang. Nakagawa B ka, nakagawa C ka, you will be sanctioned. You will be facing administrative proceedings. Okay? And of course, it defines the authority and responsibility of supervisors and managers in the job of directing group efforts. Kasi mga kasama, pag may mga pulisiya na sinusunod, syempre lahat may tinutumbok. Sa bahay lang, di ba? Sa pulisiya, pag nagsalita ang naman, authority yan. May policy siya. Eh, pag kumontra naman yung ISIS, yung MISIS, syempre, definitely, may policy din siyang pasusunod sa mga anak niya. Oh. Ang mga anak nga, susunod kayo sa pulisiya. Proceed. What are the types of policies? Number one, original, lumapas ito sa word, ha? Types of policies. Originated policies. This type of policy comes from the board of directors. Ito yung mga nasa taas. Nagbibigay sila ng mga polisiya na kailangang sundin sa baba. Ano yan? Pandemic, yung pandemic ladies. Ano yung instruction ng presidente? Policy niya to. On the very start, I want an ECQ and I want the IATF to have a meeting every Monday. And I will decide upon the recommendation of the IATF. Okay? Yun ang pulisiya niya. Ngayon, dumating ang appeal policy. What is appeal policy? Type of policy born when problems arise at the lower level. Ito ngayon ang mga nakikita ng mga implementers nung inutos ni presidente nung una ng mga problema. Iaakit nila ngayon sa taas yan, sir. Ganitong mga problema doon sa pulisiya ang in-apply natin eh. Baka po pwede, ito din, ipasunod din natin ito. Okay? Pag-aaralan ng IATF, inirekomenda kay Presidente. Saan nang galing yung polisiya? Galing sa baba. Inirekomenda sa taas, ibinaba uli. That is what we call the appeal policy. Okay? And the other policy is what we call imposed policy. This type of policy comes from the government in the form of laws. Okay? Ano yung mga polisiya ang in the form of laws, revised penal code. Pag lumabag ka sa ECQ, lumabag ka sa polis, oh, nadadali ka ngayon, di ba? Violation of the Bayanihan Hill as one. Ah, okay. Ano pa? Violation of the revised penal codes. Okay, penal code. Yan ang mga tinatawag na imposed policy in the form of laws, ordinances, administrative orders. Okay. Types of policies. General statement of principle. Okay. Some companies have their policies stated in broad terms. Mayroong mga masyadong generic na ambiguous, nakalilito, parang hindi kukulang sa specifics. Generic kasi, pang magagaling na tao lang ang nakakaintindi. How about the patrolmen? Nauunawaan ba nila yan? Eh, ang gumawa ng policy, mga masters, mga doctors, mga bright boys. Okay? So, ngayon, pagka may general statement of principles, parang batas. May batas tayo. Para maging specific yung implementation, we have so-called IRR. Implementing Rules and Regulations. Specifics na yun, mga kasama. Okay? Doon nga pagpapasok yung statement of procedure at saka specific rules through the so-called IRR. Okay. Statement of procedure. Ano ang gagawin mo?
sa ganitong sitwasyon. Specific na yan. Ano example niya, mga kasama? The police operational procedure. How to arrest, how to use your firearm, when and where. Is it necessary to use your firearm? Nandun na specific na. Kaya pumapasok din yung specific policies per specific situations. Copy that, mga kasama? Teka nga pala, no? If you have any question, dito mga ladies, pagkatapos po ng pag nag-break ako, anytime, you may interrupt me, ask questions by sending messages, and I'll try my best to answer that based on my knowledge as a criminologist, as a an experienced police officer, and who have been assigned with the personnel department for almost 2 years. Okay. Dahil, kaya kung nakalangan courage na magtanong, mga kasama, syempre, dahil gusto kong gumaling kayo, huwag mahihiyang magtanong kung may generics, kung may generics ba nito. Okay? Let's proceed. Okay. Sa administrative policy, personal management, may mga kanya-kanyang policies. At para saan? Anong gamit niyan? Okay. Number one. Employees orientation and training. Okay. Mga kasama, sa training pa lang. Very first week of your training. Puro orientation yan. Ha? Pagdating doon, nandun, bawal kayong pumasok dito sa opisinang ito. Bawal kayo na makikitang nag-iinom dyan. Pag naglalakad kayo, ganito, body-body system. And that is orientation. Pag lumabag kayo, itong mga kaparusahan. Okay? One, pag kayo already in the service, nandun kayo sa station, may mga pulisya. Every morning, 7:30, we have the so-called depart. Daily personal accounting report. Nandyan tayo lahat. Okay. Wala yung tamang bias. Pag sinabi natin, bawasi tayo lahat. Okay? May kanya-kanyang personal policy. Administrative disciplinary action. Okay. Ito mga kasama, pag nagkakaso ang polis. All employees, whether private or government employee, pag nagkaroon ng criminal case, may katumbas na administrative case. Okay. Saan mo makikita ang administrative case ng isang polis? Halimbawa, all. Nag-leg of duty yan. Okay? Pag medyo makababa, 15 days up, serious nag-leg of duty. Nakalagay na dyan, mga kasama, kung ano pati ang penalty nga abutin mo. Disciplinary action yun. Let me correct this, ano? Hindi ito 2007-001. It was just amended by 2016-002. Remember that. 2016-002. Para sa uniform personnel yan, ha? Napocom Memo Circular 2007-002. Ito sa 2016-002. Okay, my apology. 2016-002. Sa uniform personnel. E paano ngayon? Pag NUP, administrative case, ano ang mag-handle na batas para sa kanya? We call it the Uniform Revised Administrative Cases in the Civil Service. Ngayon, ang tawag na naman nga, Revised Rules of Administrative Cases in the Civil Service. RACS or URACS. Tandaan niya. And another policy, handling complaints and grievances. Pagka ikaw, nireklamo ka ng iyong subordinate or katapat na ranggo sa PNP, meron tayong tinatawag na grievance committee. May proseso para sa grievance. Okay? Ang usapan dyan, ang batas dyan, ang administrative policy dyan, hindi ka pwedeng pumunta sa media, sisiraan mo yung organisasyon mo, dun muna tayo sa grievance committee within the PNP organization. Okay? Yung pag-handle ng complaint, halimbawa, si Patrolman Reyes, nireklamo ng isang civilian. Pag nireklamo siya ng isang civilian, meron tayong tinatawag na due process.
Okay? We have the so-called evaluation level stage. Pre-charge evaluation, then, pag nakita mo there is probable cause na most probably na-commit mo nga, may mga ebidensya na-commit mo nga, we will elevate the case to the summary hearing proceedings. Oh, mag-hearing kayo na yun ang summary hearing proceedings, during the summary hearing proceedings. Meron doon parang prosecutor or judge. Pagkatapos ngayon ng hearing, na-submit ang mga ebidensya, that is the due process, di ba? Not parties will be directed to submit evidence, trial, tapos ngayon yan, gagawa ng resolution yung hearing officer. Pag nagkaroon na siya ng resolution, mga recommend whether to dismiss the case, to drop the case, to acquit you or to exonerate you, or to, because of the findings of guilt, pwede kanyang bigyan ng rekomendasyon kay RD, kay Regional Director, or kay Chief PNP, or kay COP, or kay District Director, na guilty ka and these are the recommended penalties. Okay? O, pagkatapos ngayon nun, na-find kang guilty, yun may file yung motion for reconsideration. Natalo ka ngayon sa motion for reconsideration, denied, yun may file yung appeal. O, pero hindi lahat ng kaso ng isang pulis appealable, ha? I-discuss natin yan a little sa bandang huli, mga kasama. Okay. Now, another policy in the personal management, delegation and decentralization of responsibility and authority. Okay. Example, sa dismissal proceedings, sa suspension, ano, i-dismiss ka, isususpend ka, ipoport ang sweldo mo. Hindi lahat ng tao sa organisasyon, hindi lahat ng mga general na nasa posisyon, pwede kang i-dismiss. Okay. Disciplinary authority. Okay. Ang RD, pwede kang i-dismiss, pwede kang i-suspend, pwede kang i-demote. Okay? Ang DD, hanggang suspension lang siya, district director. Ang chief of police, hanggang suspension, kaya kanyang bigyan. Ha? Ang chief PNP, dismissal, demotion, suspension up to 6 months. Mga kasama, kaya kanyang bigyan. Si RD, hanggang 2 months lang, pwede niya i-suspend ka. Okay, pero pwede siya sa dismissal. Okay, chief of police, hanggang suspension lang siya ng 15 days. One, suspension lang pala siya, pwede ka rin utusan ni Army chief of police, restricted ka within the station, di ka pwede gumawa. Okay? Sa appointing authority or sa promotion, sabi ko nga sa mga gentlemen, pagka regional director ka, pwede kang pumarma ng appointment ng isang MESPO from patrolman up to police master sergeant, yung SPO4. Siya pwede kanyang i-appoint. Sa appointing authority, pwede siya. Pero pagdating sa tingyente hanggang pataas, it is always the chief PNP. Remember that. Okay? Eto nung, saan ba dami yung ano, yung chief PNP? Sino nag-appoint? Of course. He is being appointed by the President of the Republic of the Philippines. Okay? Ah. Ito ngayon. Hanggang light colonel, hanggang kaming light colonel, hanggang kay Chief PNP lang. Pero yung full pledge, si Presidente, mga kasama. Hanggang sa Chief PNP. Okay? And another use of personal policies enables the supervisors and managers to develop confidence in themselves in their day-to-day relationship with their subordinates. How's this? Ikaw, master sergeant ka. Nagsasalita ka sa daily formation ng mga personnel. May mga pulisya na kinukwento ka sa kanila. Ito mga bagong policy. Tatanungin ganyan. Eh, sir, paano yung ganyan-ganyan? Eh, kailangan may mastery of the policy ka. Kaya mong sagutin yung mga tanong nila. Kaya mo ipaliwanag. That is enabling the supervisors and managers to develop confidence. Eh, hindi yung pag tinanong ka ng sarento mo, eh, sir, paano po kaya ganito-ganyan? Disgrasya. Diba? I, for one, pagka nagsasalita ako during the depart and during inspection, tinatanong ko yung mga pulis, eh, nabubulaga eh. Ilan ang butas ng Skyflex? Taranta sila eh. And that is not part of the policy, mga kasama.
Pero minsan, tatanungin mo, ano ba talaga uniforme natin ngayon? Sir, type C tayo kasi bulalat. Yan. Very good. Ano ba ibig sabihin ng type C? Pakikita mo lang sa sarili mo na sumusunod ka sa pulisya, naka-type C ka. And the policy is type C for alert, tapos naka-type B ka, naka-gowa A ka. That is foul. Okay. May confidence ka bang sabihin sa mga bata mo? Kailangan makinta ba mga uniforme natin per policy? Makinta ba mga sapatos? Eh, ikaw mismo, official ka, lousy. Proceed. Communicating personal policies and regulation. Paano bang nagkakaroon ng communication? Not all the time, the CPNP is talking to the station commander, to the personnel down the station level. Hindi lagi, pero may mga panahon na nakikipag-usap siya through the so-called policies. Yung mga polisiya na ginawa ng higher ups commander ng CPNP, binababa to the lowest police station and the PCPs. That is the same as the CPNP is talking to us sa lower level. Binabasa mo yung kanyang policy. Oh, anong mga example niyan? Handbooks. Yung POP, mga kasama, normally itang libro ng Police Operational Procedure. Termado ng higher action. O, di ba? Doon makikita natin yung mga polisiya, paano mag-arrest, paano hostage negotiation, paano hostage situation, di ba? How to use the handcuff, how to use the baton, paano i-approach yung mga baliw. O, di ba? Sa quarantine. Yan, quarantine. Oh. Trending yan, mga kasama. Sa ECQ, di ba? Pinagtatalunan pa rin. Pasok ba sa POP yung ginawa doon sa tanggal na sundalo? See, may mga handbooks tayo na pinagbabasihan. Manual. Ano itong mga manual? Every year or every quarter of the year, meron tayong mga makikita mo parang mga magazine. Those are mga manuals na pinakakalat kung ano man yung mga panibagong policy galing sa taas. Example na ganyan is the POP manual. May maliit tayong ganyan. Sa DIDM, mga kasama, meron makapal na libro. Investigation and Detective Management Division ng PNP. Meron doon yung mga polisiya, step-by-step procedure on how will you do the investigation. Meron doon yun. It will serve as your guide. Yung manual na yun pag nag-iimbestiga ka. Of course, you're not precluded from deviating from the SOP kasi kung alam mo namang hindi applicable ito, itong malalaman ko, applicable ko, i-apply ko. Pero, halos align with what is written in the manual. Nakukuha niyo mo, mga kasama, ha? Okay. Memoranda and circular. Okay. Ano ito? Day to day, merong mga memo na bumababa. Sa istasyon lang eh. Ang dami namin pinipirma ang memo papunta kay Chief Police. Eh yung memo na yun, mga kasama, gagawin nung nasa baba, spot report, mga memo yun eh. O, memorandum for the Chief Police through the Chief Invest, lahat, mga spot report, incident report, progress report, memo yan. Okay. Pagdaling naman kay Chief of Police, tatawagin kayo, Rick, gawa mo naman ako ng ganitong memo para sa baba, implement natin. Yes, sir. O signature mo, lagayin mo yan. Pagpirma nga ngayon, bababa naman din mo sa mga mabababang unit. That is a memo, mga kasama. Ano naman ang circular? Circular, kung the higher up siya. Halimbawa, sa office ni Chief PNP, office ni Chief Investigation, the IDM, lahat ng directorate, may mga memo sila na may blessing ni Chief PNP na silang gumagawa, ito mga susundin natin. And we call it the circular. Okay? Yan, mga kasama. Let's proceed. Okay, company bulletin board. Siguro naman kayo, mga impacto kayo, nakakita na kayo ng bulletin board. When you enter a police station or PCPs, meron tayong mga nakapaskil yun, mga nakatusok pa ng parang thumbtacks. Nandun yung mga panibagong memo, yung mga nawawalang tao, yun yung tinatawag natin na bulletin board. Nakalagay pa nga rin, see me 3 times a day. Para makikita mo kung ano yung mga nangyayari. Kasi not all the time, the same is disseminated to your office, kaya doon nila ipinapaskil. O, naaalala mo ngayon yung mga utos, mga memo and circulars. Okay. Another,
meetings and conferences every Monday immediately after the flag raising ceremony. Nationwide, lahat ng police station, lahat ng headquarters sa Crani, lahat ng unit sa Crani, do hold the weekly conferences. Ano ito? Ito sa lang, last Friday, ito mga gagawin natin, ito mga plano natin para sa susunod na, within this week, tangka na, susunod na week na yun, magsisingilan na, o ano yung mga utos ko, ano yung mga dating policy na gusto nating i-implement. Okay, nagawa ba? Singilan loose yan, mga kasama. Okay? Sir, naghahanap na ito. Ito po, sir, may konting progress, pero may problema, pero naiayos pa rin. Okay. O, ito, another na mga plano natin, ito pa. Singilan na naman yan, by next conference. Okay? Okay, let's proceed. Ano pa? Police publication. Ito, minsan yearly, or minsan every semester, may mga lumalabas na magazine. Nandun, pinakikita yung mga accomplishment ng isang unit. Kadalasan yun sa mga regional office at saka sa national headquarters. Ito, ito ang mga accomplishment na ginawa. Ito yung mga kabutihan. Ito ang mga best practices na gawa ng PNP. Ito yung mga pinrofir nating mga paril, mga sasakyan. Ito yung nagawa nating recruitment for the year. Yan. Pinaking parang magazine, update siya para sa mga nagbabasang gustong malaman kung ano nangyayari sa police organization. Okay. Job description. Tignan mo na. I believe we have to have a 5 minutes break, ano? Kaya kasama, medyo nauuhaw ako and I'll relax. 5 minutes lang and I'll be back. Huwag kayong naalis. Babalik ako. Okay, like desire. 5 minutes, pa. Open mo, live lahat. Maayos yung boses. May mga nag-comment pa na. Wala, nag-hayla. Hayla? Sigurado ka, ganun lang. Sasagutin ko yung hand. Nasaan yung file mo? Dito, sa Eric. I-ano mo yung tuloy-tuloy pababang ganun. Hindi, hindi. Gusto ko yung ano, letters. Inedit ko yun eh. Ano yun? Ang mga kanina, nabuksan ko yun eh. Inedit ko nga yun eh. Personal. Teka. Hindi yan yun eh. Hindi yan. Gusto ko ganyan ang labas. Hindi ano, hindi box-box. Yan o. Oh. Eh, yan yun eh. Saan na? No, wala. Dignan mo nalang sa mga in-open ko kanina. Yan o. Police personnel management. Ano na? Yan. Isang ka na? Sige, down mo lang. Down. Job description. Ilalive na ba uli? Oo. Okay po. Wait lang. Ayos ba mo ako?
record yan. Re-record mo. Hindi. So, isip yan. Kita ko dyan. Wala na naman. Hindi. Wala eh. Okay, let's proceed. Tapos na 5 minutes break. Eh, kagabi pa yun. Nanarecord ko ang gabi yun. So, definitely, more than 5 minutes na yun. 12 hours na lang eh. Let's proceed, mga kasama. And, before I start on you, nakita ko na Ngayon mo nga eh. Okay na? Record mo siya? Thank you.
Ginawa mo kanina, yun lang. Wala, yun lang. Ano? Kami isang ano yun lang. Ganun, ayaw na lang ako sa video. Di ba nga mo kahit di ano lalabas doon sa nanonood? Okay, mga kasama, let's proceed. Pasensya na, medyo humaba yung break time kasi naglolo ko yung ano eh, yung IT expert ko. Hirap na palabasin yung video ko eh. And, yun na, IT expert ko yan, napakagaling yan. Kaya siya nahihirapan ngayon, kinakailaman yung laptop ko eh. Yung keyboard, ginawang alphabetical eh. Kaya, ayun, ano nangyari? Now, let's proceed. Ah, nga pala nga, may mga nabasa ako nagko-comment, puro hi, sagutin natin, hello. Well, ano, if you want to shoot your questions, mamaya natin sagutin isa-isa yan.
total naka-record naman doon sa anak ko yung inyong ano eh, mga query and concerns. Let's proceed. Job description, what is this? It may be defined as an abstract of information derived from the job analysis report describing the duties and responsibilities ng isang particular na pulis. Noong araw, ay until now, if I am not mistaken, makakakita ka pa sa mga presinto, sa mga regional office, national headquarters, yung gilid ng mesa nila ng isang personnel, mayroon sobrang maliit doon. Hindi yan lalagyan ng barya o lalagyan ng mga peso bills. Ngayon, pag binunod mo na, nakalagay ba ng job description nung may-ari ng mesa yun? Ano ang mga trabaho niya? Ano ang kanyang mga responsibilidad? At ano yung mga gamit, mga equipment that he is always using in his daily task? Nowadays, may bago na mga kasama. Baka lang sakaling itanong ito sa board. Indeed, it was given as one of the questions in the test exam, the health eligibility of the Philippine National Police. Kaya naman ay master's na 41. Kaya nasagot ko agad. E baka nga ng mga examiner na ibigayan. Paano mo maraman ang job description ng isang police? Under the integrated patrol, police patrol plan, mayroon tayong tinatawag na individual dashboard. Dashboard? What is a dashboard? Remember, I'm sure it's something. Tapos kasama lang dito sa amin eh. Okay. Yan, ang purpose nun, yung individual dashboard, para siyang sa motorcycle mo o sa kotse. Pag sakay mo, paghawak mo naman ang brado, di ba may dashboard? Doon mo makikita yung langis mo, yung baterya mo, yung handbrake mo, yung gasolina mo. So, ganun din ang dashboard na tinatawag. PNP Individual Dashboard ang tawag doon, mga kasama. So, nandun na, mga trabaho, klase ng trabaho, responsibilities, and action plan. Okay. Ano, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Anong nilalaman ng job description? Major duties performed, percentage of time, ilang oras mo ba gagawin yan, performance standard, kailangan ba, efficient ka dapat lagi rito, satisfactory ba, working condition, and to include possible hazard, ayos ba, aircon, ang mga computer ba, ang net ba natin, mapapagkatiwalaan, and of course, ano mga hazard, mapupunan mo dyan, optimus electrical wiring, hazard yan. Yung CR na malapit sa opisina ko, laging nangangamay, may bara, hazard yan. Ilagay mo pa ang litrato ng kasama mo, isa sa mga hazard, dahil puro pangangalit, tapos positive pa sa COVID, parang pang, excuse me po! Kita nyo, si Mike Enriquez, mga kasama, ayaw na umubo kasi napagbibintangan daw siyang may COVID. Okay, reporting relationship. How often should I report to my immediate superior officer, to the chief of police? Siyempre, hindi naman kadalasan yung magmana, ano ka kay WP, para ka namang sip-sip nun, mga kasama. Pag tumatawag ka lang, meron siyang concern sa'yo. Okay, machines and equipment use. Iba laptop mo, ibang ilan ang computer mo. And also includes the band paper. Siyempre, baka kulang na yan. So that is the meaning of individual dashboard or job description. Okay. Now, eto na tayo mga kasama. For those future criminologists who will be joining the PNP sooner, ang daming kota ha, nakaready na. Eto na, papasok na tayo sa recruitment proceedings. Okay. The first step in the recruiting procedure and the one that should be given emphasis should be that of attracting most qualified applicants. Okay. Kayong mga criminologists, I believe, when I was a member of the recruitment and selection body, board, syempre, I'm giving priority, I'm giving high grades to those who graduated criminology. Bakit? Lamang na lamang kayo pagdating sa trabahong police, di ba?
Sa totoo lang, mga kasama, pagdating sa training center, makikita nyo ang diferensya ng ibang kurso sa mga criminologists at criminology graduate. Well, hindi ko naman dinidibaldi yung mga ibang kurso. In fact, may mga pangyayari. Yung mga nurse nag-top sa PSBRC, mga engineer, tinalo ang criminology. Well, pero sa akin, syempre, criminologist ako, to each his own. Diba? Okay. The best of selection, diba, sa barbar are of little value, kahit anong gastos mo, kahit anong budget ang ginamit ng PNP, pagka nakakuha ka ng maling personnel, na-recruit mo, sumablay ka, sablay pa rin yan. Remember, gentlemen and ladies, yung parang yung patrolman or PO1 pa noon na nanuntong ng enforcer sa Dimasalang tapos pumunta sa headquarters ng Manila Police, pinagbabalili yung mga litrato ron nung mayor, nung chief of police, past and present, district directors. Nung makapture siya ng SWAT, mga kasama, pina-undergan siya ng neuropsychiatric test. Bagsak, antimano, may tama pala. Isa pala doon sa mga sa training na bago pa nag-training o college pa lang siya, nakagat ng aso. Naging loner. See, mga kasama, bakit nakalusot? Ginasto siya ng gobyerno sa recruitment proceedings. Pinasusweldo ng gobyerno. See? Kaya kahit na anong galing ng recruitment proceedings, pagka napasukan ka ng sablay, wala, pangit pa rin yung recruitment proceedings. So, kaya nga mayroong pagpagbabago. Dinidevelop lagi yan ng PNP, iniigpitan ng neuro. Ngayon nga, wala nang pamato system sa neuro. Barcode na sila ron. Mahihirapan ka ngayon itimbre yung bata mo para pumasa. Pero may mga paraan dyan. Atin lang yun. Okay. And of course, again, as I've told you, the recruitment quota is being determined, being planned, and recommended by the PNP as approved and determined by the National Police Commission. Okay. Ito mga qualification. A citizen of the Philippines. Natural born. Naturalized. Okay? A person of good moral conduct. Ito yan, ha? Kahit nasabihin mong during the recruitment proceedings, napakabait mo, makikita yan, nagbabait-bait ang kaway. Meron tayong tinatawag na good, na complete background investigation. You're all familiar with that. Kung saan ka pinanganak, nakalagay sa PDS mo yan. Hindi ka kakalama, dito ka na nagbilata, dito ka na nag-aral sa Manila, dito ka lang i-BBI, no? Hinihingan ka ng 7 folder, if I'm not mistaken. Ang isang folder doon, dadalhin sa BI, sa intelligence community. Tapos, ipadadala yan, yung isa-isa xerox nila, ipadadala yan sa lugar kung saan ka pinanganak at kung saan ka rin binata. Okay? Pagdating doon, lalabas ang pagkatao mo. Okay? And masagpas na psychiatry, neuron, psychological drug test. Yan ha. Kaya may mga bisyo dyan na illegal. Naku, tigil-tigilan nyo na yan. Bukod sa sisirahin niya ng kabuhayan ninyo, sisirahin pa ang professional growth ninyo. Physical test, we call it the agility test, mga kasama. Administered by the PNP or by the NAPOLCOM. Sa recruitment section ng mga region, merong representative lagi ang NAPOLCOM. Kaya, kung you are planning to join the PNP the next quota, dapat ngayon pa lang, mga impacto kayo, nagpapapayat na kayo. Nagpapagaan na kayo ng katawan. Okay. And, what is the purpose? Of course, to determine mental stability and determining physical capability of members, of soon to be members of the Philippine National Police. Must possess a formal baccalaureate degree from a recognized institution of learning. 4-year course, degree holder. Eligibilities, NAPOLCOM, mga kasama, civil service professional, PO1 entrance exam, PD-1080-907 INP entrance. Ito yung mga araw na ginagamit, yung INP entrance, yung mga, what we call the, kami nung kasi PO third class, police officers third class nung pumasok ako. Nag-board ako, 10 years in the service na ako eh.
And ang ginawa lang, I just want you to be informed na pagka board passer ka, isang exam ka lang. Up to police lieutenant colonel. Hindi yung kada, kung napol ka ang passer ka, lahat ng rango, marang examination ng napol ko para ma-promote ka. Pero pagka board passer ka or civil service professional passer ka, hanggang like colonel. I've used criminology board exams from my SP1 up to lieutenant colonel. But I have passed several exams by the Napol Group. In fact, the highest examination is the senior executive eligibility, which is the PSE. Napasa ko yun. Yung police superintendent, napasa ko. Katuwaan lang. Katuwaan lang yun. Eh, alam ko naman qualified ako hanggang like colonel eh. So, pinasa ko yung PSE for the so-called privilege, hindi ko na nagamit because of age, mga kasama. Okay lang. Ang PSE, mga kasama, out of 100, nag-e-exam dyan. Minsan, 10 lang ang pumapasa. Napakabigat na exam. Okay? Kunting yabang lang. Okay. Must not have been honorably discharged from military employment or dismissed or cause from a civilian position in the government. You are a former military or a former government employee na dismiss ka for any administrative cases, you are not qualified to be a member of the Philippine National Police. Itago mo yan. Sa background check, lalabas yan, mga kasama. Must not have been convicted by final judgment of an offense of crime involving moral turpitude. Moral turpitude. I do not want to discuss that being an end lawyer, no? Si Sir Peraron yun na lang ang termin niya dyan. Pero pagdating sa final conviction by, when we say final conviction, you have been convicted by the highest law of the land, maybe. Kasi pagka-convicted ka na ng regional trial court, may appeal eh. Pag nakapila ka, pending appeal, hindi pa final yun. Diba? Kaya nga lang, mga kasama, ibig sabihin may pending case ka pa kahit naka-appeal yan. Pag may pending case, you are still disqualified to join the PNP services. Okay? Let's proceed. Must be at least 162 meter in height for male, that is 5'4". And 157 for female, that is 5'2". Okay? Yung member sa organization natin, pag-uusapan yan. Okay. Not more or less 5 kilograms from the standard height. Merong height eh, palagyan mo 5'7". May katapat na timbangan. Pag lumagpas ka lang, napakagaang. Magpapagaang ka lang eh. Pagka na makulang ka lang, mabilis magtataba. And in fact, we are giving priority to those mga magagaang kaysa doon sa mga overweight. Okay? And for a new applicant, must not be less than 21 nor more than 30 years of age. Okay? Ang tanong sa board exam, bukas take out. Bukas take out. Birthday mo na lang. 31 ka. Definitely, disqualified. Diba? Disqualified ka. Hingan! Take out. Bukas, 31 ka. Ha? Hindi 30 ha. Pag sinabi mong 30, hanggang 30, kahit na 11 months ka pa, na 30 years ka, hindi ka pong mapatang ng 31, qualified ka pa ha. Okay. Ngayon, birthday mo bukas, ngayon ang take out, ika 31 mo, bukas, ngayon ang take out, qualified ka. Remember that. 30 and 11 months plus 29 days or 30 days. A day before our birthday, bago ka mag 31, qualified ka. Kapag kayo ng date of effectivity. Okay. No criminal case. Ito yung sinasabi natin kanina. Mga kasama, when you say criminal case, kasi ganito, nagkaroon ako ng police. Nag-apply siya, nasa Manila na yan, alaga ko yan. Nag-apply siya, may pending case, pending complaint against him sa Piskalya ng Manila. Prosec of Manila.
Nung makapag-police na siya, nakatapos na ng training, naging tao ko, eh wala pang permanent appointment, hindi pa lumalabas yung permanency niya sa civil service, temporary pa yung appointment niya. Dumating ang pinsan. Sir, sabi kay regional director, kay General Kirol, ito pong pulis na to, pinsan ko to, nareklamo po kami na nasa piskalya. Nasa piskalya. Eh bakit po naging pulis ito? Niloko niya ang kanyang PDS. So ibinaba kay R1, kay Chief R1, investigate. Ibinaba sa aking R1, I being the handler, or I am the chief of the D-Log din, ng Discipline Law and Order. Lahat ng kaso ng pulis ng Metro Manila ako umahawak. Admin case. Pagdating sa akin, tinignan ko yung PDS niya. Nung nag-apply siya, nakalagay doon, do you have any pending case? Sa PDS, meron niya nakalagay. Sagot niya, none. Di ba natawag ko? Bakit ito sagot mo? Eh, sir, eh, syempre gusto ko pong maging pulis eh. Ganun sa akin. O, sige. Ano ba ang status ng kaso mo? Sir, hanggang ngayon po, pending sa fiscal eh. Pambihira. Lusot ka, bata. Kaya lang, pinadidismiss ka na ni RD. Eh, sir, tulungan mo ko. Talagang tutulungan kita. Wala ka pang pending case nung mag-apply ka. Eh, until now, nasa fiscal pa lang. Remember, gentlemen and ladies, when the case or the complaint is still pending with the prosecutor's office for preliminary investigation, ha? Wala pang criminal case. Bakit? Wala pang information. Pag meron ng information o yung charge sheet, formal charge sheet, yun, meron ka ng kaso. That is already a criminal case. Pag nasa piskal pa lang, hindi yan matatawag na criminal case. Tama ba ako, Sir Ferraro? Okay. And, esa ang tanong. May complaint sa akin sa barangay. Barangay court is not a judicial court. So, therefore, it is not considered a criminal case. Ha? Barangay court yan eh. Hindi yan husgado. Pag husgado na yun, may pending case ka na. Okay? Now, eh, paano ngayon? Sir, paano pag may BI? Pag may BI, okay lang yun. Talagang ilagay mo ron, I have no criminal case. Biniyay ka, may pending sa prosecutor's office. Wala na yun eh. Huwag lang droga. Huwag lang moral torpitude ang kaso. Huwag lang talagang, eh puta ka na, murder naman yung nakapile sa'yo, nasa PI pa lang. Nakalabas ka nga lang dahil naipile ng matagal. O, di ba, regular filing lang. Eh, hindi naman pala talaga lulusot sa PNP. Pero yung mga ganun, away magpinsan. Nakalusot yun. Until now, alam niyo ang ginawa nung complainant na pinsan niya? Ginawa ko yung memo that the subject patrolman Pinawa National Pending Case when he applied to the PNP. Pinamahan ni RD papunta sa, ani R1, papunta kay RD. Okay, tuloy ang servisyo ng bata. Ano kaya nang ginawa ng pinsan? Pumunta kay Chief PNP. Kinonsent ko naman, in fact, nakapirma nga si R1. Eh, unta, may countersign ako naman. Pero sinabi ni R1, eh, sagutin mo nga ito, galing kay Chief PNP, bakit daw ganito, nakalusot dito. Nag-complain sa atin, eh, kinonsente. Ganon pa rin ang stand ko, sinagot ko pa rin, pinirmahan ni Arwan, pinirmahan ni RD. Pagdating doon, walang pending case yung bata na mag-apply. Walang nagawa sa GPNP. Sabi ni GPNP, tama yung position ng NCRPO. Alam niyo, ginawa nung pinsan, pumunta kay DILG. Pagpunta kay DILG, inutusan si GPNP, investigate this. Right your position here, submit. Si Chief PNP, binabawi sa NCRPO. What is your position on this matter? Si NCRPO Regional Director binaba kay R1. Si R1, binaba na naman sa akin. Sanod na naman ako. This same stand. He has no pending case. Pumunta sa DILG. Tahimik ang DILG. Anong ginawa ng babae? Ewan ko, pinakawin na natin yung pulis ko. Pero, okay na lang. Hanggang ngayon, kabo na. Sarento na. Yung pulis ko na sinalag namin because we do believe that he is tama yung ginawa niya. Siguro, masente lang siya ng mga panahon pero natsambahan niya, tama yung sagot niya. Okay? Pero hindi mo na sinasabi sa inyo, mga impacto kayo na gumawa kayo ng kaso. Siyempre, you have to avoid
criminal complaints, kaibiganin yung lahat ng tao. That is part of community relation, being a police officer. Okay. Except for the last qualification, huwag yung last, yung drug test, mga kasama, yun yung sinasabi dito, except, dinagdag ko lang kasi yung criminal case eh. Except for the last, for drug test and for neuro qualification. Lahat yan, na hindi natutunan ngayon, okay lang sa servisyo, pero pag dumating ang panahon na nagpapapromote ka, bumagsak ka sa neuro, dahil may ganun ka na, aba, very, very stressful ang trabaho ng polis, ha? Na nabaliw ka na, nanguhuli ka na ng kidlap, ay, you may be removed from the service. Ano pa? Nag-positive ka sa drug test. Tandaan ka, definitely. Kahit sabihin mo, nung pumasok naman ako, hindi naman ako positive, eh. Ah, hindi. Hindi mo pwede yan. Pagka nagkaroon-karoon ganyan mga disqualification, kill. Ang tawag dyan, kill. Okay? Let's proceed. Anong purpose ng selection procedures? The very purpose, of course, is to measure each candidate's qualification. Anong candidate qualification? Okay. Siyempre, mga kasama, yung PDS mo nakikita dun eh. Yung, alibaba, magpapapromote ka rin, sineselect mo kung sino ang the best for promotion. E tinitignan kung sino ang meritorious sa mga performance, yun ang bibigyan ng priority. And, ano pa ang purpose? A procedure, selection, to rank the candidates relatively on the basis of their qualification. Dalawa, nag-a-apply ng master sergeant. Isa lang ang quota. Oh. Sino bibiliin mo? Eh, ito may masteral. May law. Mayroong law units. Ito, criminology lang talaga. Eh, syempre, medyo bibigyan mo ng priority itong isang mas mataas ang pinag-aralan. Ano pa? Ang daming training nito. Daming training. Ito, mandatory training lang. Yung SP as junior leadership lang or senior leadership course lang. Ito, meron pang mga training ng investigation courses, intelligence courses. Medyo lamang ito, mga kasama. And, tuloy yun, syempre. Okay. Screening. Ito na, ha, mga kasama. When you are already applying in the PNP, ini-screen ang folder ninyo. Initial screening. Okay. Number one is letter of application. If none has been submitted. Ito, may mga LOI taon-taon binabago. Minsan nawawala itong letter of application. Ano itong letter of application? The letter of intent na gusto mong pumasok. Pirmado mo yun, gusto mong pumasok, ganyan-ganyan. Minsan hindi na sinasama sa LOI yan. Of course, we have the information sheet of the so-called personal data sheet. Ito yung biodata. Sa Lubiano ang tawag dyan, personal data sheet. Copy of his picture, passport size, birth certificate, PSA, ha? Hindi pa yung director ito, lalabas sa background investigation ito, mga kasama. TOR and diploma, fingerprint card, yung kinukuha natin sa crime lab, properly accomplished clearances, MTC, RTC, prosecutor's office, police clearance, NBI, yan. Kabisado nyo na yan, mga impacto kayo. Let's proceed. Physical and medical examination. Okay. In order to determine whether or not the applicant is in good health, free from any contagious disease, oh, ngayon, may dagdag pa ngayon siguro, dati, HEPA lang eh. Baka ngayon, may swab test na, rapid test na. O, oh, diba? Eh, bakit? Papasok ako sa training, mga kasama, sasabay ka sa kainan. Nagsisigil ako ako, 1, 2, tangan ito, tansin ang laway mo. Eh, ano ka pala? Asymptomatic ka pala? Paano yan? Diba, halos lahat ng mga training doon, tabi-tabi pa kayo ng kama. Sa training center, sa academy, sa eskwela, sa classroom, tabi-tabi kayo. O, eh, paano yan? Lalo pagkabalaw yung professor nyo, masayahin. O, tansikan ang laway nyo, katatawa, tumutulong pa yung uhum nyo, lumulobo pa. Eh, biwin nyo yung mga kasama yung anong sakit ang ikakalat mo dyan. Okay? And of course, we have the so-called medical examination. Yun na, medical. HEPA, almoranas, luslas, yung kuha ng dugo, yan. Then, agility test. Every year, when there is a quota, nagpapalit nga, sabi ko sa inyo, ang the letter of instruction. It is being amended once in a while.
So the number of push-up, sit-up, one-man carry, yung takbo, is always being changed. Minsan, 7 push-ups, ginagawa nilang mga 10. Pull-up, dati 20, ginawang 10. Basta, kabago-bago yan. Makikita nyo naman, during the recruitment proceedings, pero laging nandun yun. Yung number lang ang nagbabago. Okay. Complete background investigation, as I've discussed to you. And likewise, oral interview. Sa the screening committee or the board, shall interview the qualified applicant for suitability to police work. Eto ha, again, as I told you, I was once a member of the recruitment board. Umuupo ako dyan. Tinatanong yan, syempre sa appearance pa lang. Pagdating nyo lang, lahat naman kayo, kung minsan pinag-t-shirt lang, na puti, eh, tsaka maong. Eh, huwag naman kayong doon just enter the room for our final interview na amoy alimuong kayo, amoy pawis kayo. Huwag ba ako naman kayo ng bagong maayos na t-shirt, mag, huwag naman kayo mag-make up doon. Naku, hindi, ano yun, doon, puro natural ang faces doon. Baka naka-face up pa kayo, mga impacto kayo. So, kaya na naman, yung press pagpasok mo rin sa loob. And during the interview, papatayin nyo cellphone nyo, mga impacto kayo. You are facing a board. May general dyan, si DRDA. Kung minsan, full-fledged, lagi ang nandyan. Eh, amoy alimuong kayo. Tapos, yung cellphone nyo, tanong na tanong. Is that professionalism? Diba? At minsan, tatanungin kayo dyan ng mga situation. O, pag-uwi mo sa bahay. Galit na galit ang misis mo. Dahil na ako naiwan mo yung cellphone mo, nabasa may nagtetext sa'yo. What will you do? Sinisigawan ka, nandun pa lang sa kalye, parating ka. What will you do? Ano mga sitwasyon? Oh, isatanong sa inyo nangyari bang kay Sorrento Ramos? If you are on the front line, nangyari yung ganun, biglang bumurot sa bag, what will you do? I-explain mo yun, i-elaborate mo. Kung minsan naman, pagpanood na yung board, tatanungin na lang kayo, sabihin, okay, you sing the Philippine National Anthem. What is criminology? You are a criminologist. You are a nurse. Okay. You are an IT expert. Tanungin ka. Oh. Ako, tinanong ko, may IT. Ang galing. Na-apply siya. Sir, ano ko eh. 4-year course po ako, tapos na-call ko ako. Okay? IT expert. Oh, yun nga po, sabi sa computer science. Naituro ba sa inyo si Bill Gates? Sabi na. Yes, sir. O sino si Bill Gates? Siya po ang isa sa pinakamayaman. Sabi niya, galing eh. Siya ang isa sa pinakamayaman simply of, because of his program sa computer, yung sumikat na Microsoft. Sino asawa niya? Sagot ka agad, si Miss Belinda Gates. Ang galing ka, tanungin ko siya ngayon. Alam mo ba na si Bill Gates, pinakamayaman tao, isa sa pinakamayaman tao, pero yung asawa niya, pinakamalungkot na babae sa buong mundo? Nga siya eh. Ako tinanong niya, sir, bakit po? O, kita niyo, hindi tinuro sa inyo. Simply because, the wife of Bill Gates, Miss Belinda Bill Gates, napakalungkot niya. Dahil yung titi ni Mr. Bill Gates, micro na, soft pa, mga kasama. O, doon niya nalaman sa akin. O, pero, pinasa pa rin namin. Siyempre, pantay-pantay ang laban dyan pagdating sa recruitment proceedings. Okay. Psychological and neuropsychiatric test. Yan na ha, mga kasama ha. Ito, my wife is a psychologist. I have undergone so many neuro exams when I was a patrolman, tapos when I applied as lateral entry, tapos yung mga promotion na sumunod sa akin, lang niya may neuro, never did I pay. Why? Eh, normal tayo eh. Tsaka, misis ko nga eh, graduate ng psychology eh. Eh ako, graduate din ako ng psychology. Tumira pa ako ng reverse psychology, mga kasama. Kaya nabura lahat yung pinag-aralan ko na reverse. Pero normal ako. Mga impacto kayo. Let's proceed. Okay, medical standards, general appearance. See, hi. Malaki ang dibdib ng lalaki kesa sa tiyan. Di ba kaya nga nagpapapayat kayo eh. Nagpapaislim kayo eh. Oh. Obesity should be disqualified. Okay, kaya nga mayroong BMI na tinatawag. Eh, ang problema, babae. Oh. Babae. Yung babae, wala naman siguro akong mayroon sa inyo dahil mga bata pa kayo. Babae, nag-a-apply.
eh talagang ang laki ng breast. Oh, ang pangalan, Dolor. Dodor sa hand sa floor, mga kasama. So, papasabayon. Eh, definitely, hindi muna, magpapayat ka muna, te. Eh, nagpapayat. So, lalo sumayad. Dito lang. Okay, let's proceed. Okay, nurse Martin Tip, sa ngipin, mga kasama, meron bilang ang dental services ng PNP kung ilan ang dapat na allowed. Pero ngayon, alam ko ha, ikaw na mistaken sa dental services, kapag ka nakita nilang may kulang, he will just tell you to comply. Papustiso mo yan, or may sira pa, papasta mo yan, ipapasa ka nila. Nurse, yung ilaw, for as long as normal ang paghinga mo, okay lang kahit tango ka. Wala namang disqualification kapag ka tango ka eh, di ba? Huwag lang yung talagang pinanganak ang walang ilaw. Okay. Teeth. Okay. Mouth. Yung mga may pinyas, okay lang yan, for as long as na normal magsalita, naiintindihan. Okay? Let's proceed. Hernia, what is hernia? We call it loss. Ay, lalabas yan sa general physical examination. Makikita yan, patatagbuhin kayo ng matagal, tapos pag-uubuhin kayo, tapos pa-uubuhin kayo. Ini-examine yung young boys ninyo. Ayun ko sa babae, how do they check hernia? Okay? And of course, genitals must be free from deformities and from varicose, hairocele, enlargement of the testicle. Yung minsan yung ang tawag doon, yung mga bayad natin, without due respect, ano? Yung isang malaki, yung isang maliit. Diba? Eh, baka makuha yung sa luslos. Kaya, chinecheck maigi yan. Varicose veins, yung mga legs ninyo, mga babae. Pagdating sa bahay, nakasapatos ka, may trabaho kayo, ang galing kayo sa bahay, tapos hindi kayo nagchichinelas, yung simento, yung lamig, kaya yung mga ugat ninyo, nag-aangatan, hindi naglalabasan ha, walang taong nasa labas ang ugat. Nag-aangatan. Yun ang tinatawag natin na varicose veins. Okay, let's proceed. Arms, legs, hands and foot. Yan, yung kamay. Pagkumang, paano? Saan pa paano? Pagkumang, parehong kanan yung kamay. For as long as you will pass the agility test, walang problema yan. Eh, ganun ka pinanganak, pero yung physical fitness mo, the same as normal. Wala tayong magagawa. Huwag lang yung paa mo, parang kaliwa. Ay, mahirap yan. Why? Pagka, kaliwa, kanan, eh, puro kaliwa ang hakbang mo, eh, masisira ang parada ng PNP sa'yo, impacto ka. Okay? Yung mga parang luha yung paa, parang talang ka, okay lang yun. Basta kasya sapatos, pantay, okay lang. Eyes. Applicant must be free from color blindness. Malamang ang mata, pag tinanong, dapat 20-20 or 20-30 vision. Okay? Makikita yan eh, sa EENT, isa yan sa examination. Oh, sige, lumaro ka konti, makikita sa yung letra ang ganyan, no? Ito, nababasa mo. Takpan mo yung kanang mata mo, nababasa mo to? Sir, hindi po eh. O, lipat mo sa kanila, nababasa mo, sir, hindi po eh. Lalaki yan ng konti yung letters, ito, nababasa mo? Hindi po sir eh. Malaki na to, ito, nababasa mo, pinalaki po na, hindi po sir eh, puta. Baro mo ka magbabasa, hindi po sir eh, ay, impacto ka. So, gentlemen and ladies, what is the remedy? May daya dyan. Ito ha, secret. Pero ginagawa ito. A day before your EENT, puntahan mo yung EENT office, i-memorize mo yung mga letters to. Sir, kailangan mo bang i-memorize yan? Bisyo na to. Siyempre, may kasama para pag ginanong niya ako yung pangatlo yun, alam mo kung ano yun, kung ano yung letter na tinuturo sa'yo. Okay, next. Respiration, paghinga. Kaya nga may x-ray, pinatatakbo mga kasama. Baka meron kang TB, baka meron kang SARS, o kung meron kang COVID, makikita dyan. Circulation, blood pressure. Ay, merong mga estudyante ako na pagdating sa BP, simply because of nervousness. Natatakot habang nag-a-apply, tumataas ang BP. Patatakbuhin muna kayo eh. Pag nakita mo na mataas, sobra, 180, eh talagang high blood yun. Pero mga 135, simply because tumakbo kayo, okay lang yun, papahingan niya ang konti. Pag nag-120 na yan, over 80, pasok na. Kidneys,
your analysis will be made on you. Mga kasama, makikita mo kung ano yung, kung meron kang mga problema sa ihi, sa pantog. Okay. Okay, tuloy natin ha. Walang break-break. Tuloy tayo para matapos na to. Appointment. Dalawang klase ang appointment. Once you have already under, have taken your oath, magkakaroon na rin ng appointment. Ang nagbibigay ng appointment, ha? Ang pumipirma ng appointment, mga kasama, is the regional director kung sa region ka nag-apply. Pag sa krami ka, it is the director of your unit na ina-applyan. Okay? Pag promotion naman, sabi mo nga sa inyo, corporal up to master sergeant promotion, si RD kung sa region siya. Pagka sa krami, pagka official, pakyat si GPNP. Pero, pagka point of colonel at saka si general, puro kay presidente na yan. Okay. Ngayon, patrolman applicant ka. Na-hire ka ngayon, patrolman. You will be given a temporary appointment. Ang central government agency, tinanong din ito, the central government agency which issues attested appointment, it is the Civil Service Commission. Yung pinirmahan ng GPNP at ni RD, dinadala sa civil service at i-attest, attested appointment. Kaya bibigyan ka ng, for 1 year, bibigyan ka ng temporary appointment na civil service. When you reach 1 year in the service, your temporary appointment will be changed to permanent. That is the law. Isang taon. However, sa dami ng mga appointment na dinadala sa civil service, tumatagal. Pero pag tinanong sa board, ilang, ano ang period ng change from temporary to permanent, that is 1 year pursuant to the law. Okay? Okay. Again, PO1 to SPO4 or patrolman to PE Executive Master Sergeant, Regional Director or the Director kung saan sila nag-apply na unit sa plane. Inspector to Superintendent, Lieutenant to Life Colonel, of course, the GPNP, lahat yan attested by the Civil Service Commission. Okay. Presidente, pagka full-fledged to GPNP. Okay. Let's proceed. Lateral entry. Waiver pala. Ito na yung waiver. Waiver for initial appointment to the police service shall be governed by Section 15 of Republic Act 8551. Ganito yan. Pag kulang ang aplikante, sa quota, tatanggapin ngayon yung mga under-height na may waiver. So, paano yung overage? Last priority ang overage. Siyempre, dun muna sa height. Kasi yung overage, the reason behind the rationale is that inaabot ka ng ganyang edad, pinabayaan mo, dapat naman nag-apply ka nung araw pa. Okay? So, natapos nga, natanggap lahat ng under-height na may waiver, kulang pa rin, yun namang overage. Pipili naman dun. Yung most qualified among the waivers, na may, the waiver handler. Okay. Appointment by lateral entry. Okay, or original appointment, pagkat tinanong sa board, what is the very first rank for commissioned officers in the PNP? Lieutenant. What is the first rank for non-commissioned officer? Patrolman. Non-commissioned, sorrentuan ha, patrolman. Commissioned officer, tinyente pataas. Tawag yan, commissioned officer. PCO, PNCO sa Sarento ang tawag. Okay. PCO sa official. Pagka naman sa bilateral entry, if you are a doctor, if you are a priest, if you are a lawyer, you will be having the initial rank of kapitan. Bakit mas mataas ang rango? Sa lateral na papasok ang kapitan, doktor, at saka pare, mga kasama naman. Ang tagal nilang nag-aral. Diba? Lamang yung pinag-aralan niya sa criminology, sa mga accountant, oh, kaya, tsaka, one of the reasons is that we lack lawyers, we lack priests, we lack doctors. Kaya ini-encourage natin sila na pumasok sa atin. At ano encouragement sa recruitment para sa kanila? Ito ang rango ninyo, definitely. Lamang kagad ng isang rango. Okay? Let's proceed. Graduates of the PNPA shall be automatically appointed to the rank of lieutenant.
licensed criminologist may be appointed to the rank of lieutenant via lateral entry to fill up any vacancy. Eh ngayon, kota-kota na ang lateral. There is a time, walang graduate ng PNPA, kasi from 2 years, ginawang 4 years yung kanilang kurso sa academy. So 2 years na walang nahapag ng official except for regular promotees, yung mga SPO4 at mga PEMS, pero ang ginawa, dinamihan ang kota ng lateral entrant. Oh, ang dami. Ngayon ito, ang tanong. Sa board, ha? Ano daw ang rango ng mga PNPA pag nandun sa academy? Yan. Gumagamit ba sila ng patrolman, PEMS, PSSG? Pagka plus 2 years, ang tawag sa kanila, junior cadet. Yung 10-year fortune na sila, senior cadets. Paglabas nila, lieutenant. Kapit na? Okay, let's proceed. Police training. Yan. A sergeant due training is for the development and the change of style of a civilian. Ano-ano mga training? Teka, let's proceed. Okay, ano pala ang standard ng police training? The major portion of training should be functional, police work related. Hindi kayo tuturuan dyan kumanta. Although, pakakanta hindi pa minsan-minsan, pero hindi kayo tuturuan dyan ng tawag dito, yung mga paggamit ng T-square, paggamit ng eskwala. E pang architecture subject, should be taught sa architectural training center. Dito, puro pang police, mga kasama na tinuturo. Kaya nasabi ko sa inyo, pagdating doon, yung mga nurse, yung mga engineers, nga sila. Samantalang kayong criminologist, parang review na lang sa inyo. Ah, I have learned that when my professor is Sir Panday. Oh, natutunan ko na yan. Yeah? Pagdating sa jurisprudence, law subjects, natutunan ko kay Sir Pilaro yan, natutunan ko kay attorney ganito yan. Hey, yung mga nurse, may mga law subjects ba yan? Accountants, meron sila business law. Eh, tayo puro criminal law, criminal procedures, criminal evidence, lamang kayo. Okay? Pero provide, ito mga purpose, to provide information needed in the performance of duty, police-related training, developing ability to perform duties. Oh, diyan, tuturuan kayo marksmanship. Sa nursing ba? Sa physical therapy ba? May marksmanship? Wala. Tinanganan nyo na yan. Ballistics, crimes and investigation, panis na sa inyo yan. Although, there will be some development and additional knowledge that you will be acquiring sa training. Developing and maintaining high morale. Paano yan? Okay. Mga kasama, during your college days, pagka nilalait ka ng professor, nalalamig ang sakong ninyo. And in fact, during recitation, ayaw naman tumingin sa professor eh, di ba? Pero dito, sa training center, mga kasama, maya, shut up! Andiyan mumurahin kayo, sisigawan kayo, lalait-laitin na lang. The purpose of which is para pag labas mo, sanay ako sa sigaw. Di ba? Sinisigawan nga ako ng mga tactical officers ko rin eh. Wala yan. Tapos paglabas sa training, tangin ninyo, mga pulis, mga buhaya. Tatawanan mo lang yan, sanay kami dyan. Di ba? Mamaya ka, makita mo pag disperse, gulpi ka. Oh, di ka na. Okay, let's proceed. Developing ability to think clearly and to exercise sound judgment. Kasi mga kasama, your trainers there are experienced police officers, experienced instructors. So, maituturo, by their experience, maituturo nila sa inyo yung mga different situation, how to react. Okay? Oh. Kaya kayo, pagka sinanay kayo, lalo sa rally, paano yung tinatadyakan yung shield ninyo, alam nyo ngayon dahil pinag-aralan nyo, alam nyo, you know how to cope out with the situation. Okay? All training programs operated by law enforcement agencies should limit their enrollment to law enforcement officers. Okay? No architectural students will be allowed to train in the National Police College. Ah, nga pala, no? Anong training center? Tinanong din ito sa board. Anong training center ang primary training center for law enforcement officers? It is the PPSC. Philippine Public Safety College. Yan ha. Umiigot lang ang board exam questionnaires, mga kasama. Okay.
training courses should be set up in a prescribed units. Parang sa college, 3 units, ilang oras, anong araw natin ito gagawin. Okay, criminal law, jurisprudence, isang linggo para sa crimes and investigation, isang linggo para sa criminal investigation. Nakalagay yan, may mga module ang tawag doon. Okay, practical recruit training subsequent employment should be provided. Practical, ito yun. After the 6 months in-house training, theoretical yun, puro churi. Dadali na kayo ngayon sa mga police station, 6 months kayo. That is what we call the field training program nowadays. Yung OJT, nasa kalsada kayo ngayon. Sasamahan kayo ng field training officer daily, tinitrain na kayo. Kita nyo yung nangyari kay Sargento Ragus, yung napatayin sa quarantine, pinag-uusapan lang. Meron doon mga field training patrolmen na nakasama. Mabigat nga, nadamay pa sila sa asunto. Well, sooner, ma-absolto yan. Kung ako hahawak ng administrative case proceedings niyan, makikita ko na agad eh kung ano yung mga dahilan kung bakit dapat silang ma-absolto. Okay? Next, sa mga instructors sa training center, ito ang kanilang qualification. They should possess knowledge on the job based upon successful experience. You will be meeting there mga professors na sarhento lang nang mag-retire o sarhento lang. Pero when it comes to his experience, hindi matatawaran. Talagang napakagagaling. I for one, nung nag-training ako ng officers advanced course, may nagturo sa amin sarhento lang. Well, ang dami kong na-acquire na knowledge sa kanya, particularly on investigation. Okay? And of course, sufficient general education, mga master's degree, doctorate, mga abogado, yun yung mga nagtuturo doon. Okay, ability to apply good training methods in instructional words. Sidan! O kaya karate, syempre. Alam mo, magtuturo sa inyo doon, karate, papayat-payat. Diba? Kailangan yung talagang may authority sa pagtuturo pagdating doon. Marksmanship, yung mga range officer doon na magtuturo sa inyo, mga kasama. Hindi ka pwedeng magturo na you have no knowledge in firearms handling. Okay? And personal characteristics. The professor will arrive at the classroom and may dragon pa, lasing pa. Gaganahan kaya kayo? Do you think he has the authority to teach you? Tapos ang ituturo sa inyo, moral values? Amen, amen? E lasing pa ang impacto? Okay. Employment states all law enforcement officers of other satisfactory official status. Ang ituturo sa inyo, investigation. Crimes and investigation. Then, mayaralaman mo, ang dami niya palang aso. Ang aso niya, puro graft and corruption. Eh baka pagdating sa crime scene, meron pa siyang aso na nagnakaw siya sa crime scene. Tapos tuturuan ka nun, eh baka puro kanukuhan na ituro sa inyo nun. That is why, very rigid ang screening ng mga instructors doon sa PPSC, mga kasama. Remember that, those are the qualification of instructors. Okay. Working conditions affecting the training program. Ang classroom niya yun, aircon. When we were patrolmen, they have undergone the first ever training. Walang aircon. Ang CR ang dudumi. Ang professor kung dumating, minsan isang oras late. Ngayon talagang well professionalized. May schedule, time and date. Nakapaskil yan doon sa barracks ninyo. Ito mga subject natin for the first week, for this week, and next week. So alam nyo na, magkakaroon na kayo ng review, meron na kayong idea. Okay? Classroom facilities, aircon, PowerPoint presentation. Cellphone, you can see. Manila paper technology ngayon, mga kasama. Okay? Puro PowerPoint presentation na. And equipment and supplies, okay? May mga bag kayo, libre. Nanabuk ako. You will be given your ballpen. Kaya nga, pagdating doon when you are on training, pati chicha, libre. So, ano pang hahanapin ninyo? Pinag-aaral kayo ng gobyerno. Okay? Requirements concerning attendance. Full-time attendance. Ha? Up to midnight, may minsan, may biglang titirahin kayo ng bed check. Ang regular bed check is 10 p.m. Kailangan nakahiga na kayo sa mga kama ninyo. Pero minsan, may tumatakas, syempre, uuwi yan sa bahay. Chichensal, diba? Ika-text yung sweetheart niya. Sweetheart, tumakas ako.
PLDT. Oh, PLDT. What is PLDT? Pek-pek, linis, datin titi. Oh, so gentlemen and ladies, you have to be on a full-time attendance inside the training center. Anyway, pagtapos naman ang 2 months, nag-recognition doon na kayo, nag-smokers na kayo, pauwi na kayo every weekend. Oh, di ba, every weekend may PLDT, di ba, may change oil. Yun, mga kasama. Let's proceed. Principal training, induction training for recruits have been selected. Ito yung 6 months in-house. Contamination training number 2, ito na yung FTP. Another 6 months on the job training or field training program. Ano pa yung isang klaseng training? Repressure. Repressure, yung nga yung nakikita, ang tagal mo na sa servisyo, puro sablay pa trabaho mo, you will be directed to undergo repressure training. Ngayon ha, nangyayari yan. We have some police officers who have been involved in some administrative lapses, administrative cases, pinagta training sa SUBI, refresher course. Okay? Training of command officers, ito na yung mga MNSA, Masters of National Security course, Masters of National Security Administration courses, the OSEC, Officer Senior Executive course, iba-iba na yan, mga mandatory training para sa mga higher managers na yan, mga kasama. Okay? Okay. Ano mga subject sa PSBRC? Ito yan. Origin of and nature of police work. Origin and nature. Police organization or layawan. General police responsibilities. Operational procedure. Okay? Criminal and procedures. Jurisprudence. Evidence. Jurisprudence. Police laws, rules and regulations, ordinances, methods and procedures, paghawak ng batuta, karate kid, di ba? Criminal investigation techniques, meron na kayo yan, CDI, subjects, scientific aids, crimes in investigation, forensics, QD, dactyloscopy, photography, forensic ballistics, medico-legal, meron ba yan ang mga architecture students? Na nag-police, lamang kayo. Okay? Field training, ito yung sinasabi ko na sa inyo na FTP, 6 months field training. Ito naman yung mga in-service training programs. Junior leadership course for P1 to PO3. From patrolman to PSSG. Para ma-promote ka sa police corporal, kailangan na, para ma-promote ka, ano, corporal ka, or PS Staff Sergeant ka. Para ma-promote ka sa SPO2, anong tawag sa SPO2 ngayon? I-lecture naman natin bukas yan. You will have to undergo senior leadership course, junior leadership course. Para maging SPO3 to SPO4 ka, you will have to undergo junior leadership course. Ngayon, pagka official ka na, malito ha, OBC pala, OBC. As, tingyente ka na, gusto mo maging kapitan, you have to undergo officer's basic course. Lahat yan may PS, ha? PS-OBC, PS-GLC, PS, any PS? Public safety. Kasi, the job of a police officer focuses on public safety. Okay? Pagpunta mo na ngayon sa, pagpunta mo sa lumawan ni Captain, para maging major ka, kailangan mo ng Public Safety Officers Advanced Course. Hanggang Light Colonel yan. Yan ang huli tinapos ko. Then, from Light Colonel to Full-Fledged Colonel, you will have to undergo OSEC, Officer Senior Education Course. Okay, then, Directoral Staff Course, yan yung mga pang-general na. DSC. Nung araw, iba. Ano schooling mo? GSC. Kaya ako na po promote GSC. What is GSC? Gapang Sakrami, mga kasama. Napopromote, walang qualification. Magaling ang contact sa Camp Krami. Okay. In-service training. Department in-service training. Number 1, roll call training. What is this? This is several hours or minutes training. Ano to? Yung day-to-day personal accounting. Depart. Formation.
magsasalita yung isang sa mentor, magkukwento ng tungkol sa ganitong bagay, yung mga experience niya, that is already a training, mga kasama. Although, mighty ang time, limited time. Super bizarre developmental specialized or technical training. If you want to undergo specialized training on crimes and investigation, so kung ako pupunta. If you want to go training on traffic management, punta ka sa highway patrol. If you want to specialize on agad-agad, mayroong rider's course. Yan ang mga specialized training, mga kasama. Okay, then training conducted by other law enforcement units or agencies. If you want to train on legal matters, although you are not a lawyer, ang UP nagbibigay. Oh, minsan, yung mga legal jurisprudence, meron ako niyan. Then, meron tayong mga training sa NBI. Forensics, kailangan mo ng investigation courses using forensic services. Hindi ka maka-accommodate sa crime lab, punta ka sa NBI, nagbibigay sila, mga kasama. Oh, immigration laws, nagpapatraining ang immigration, ang Bureau of Immigration. Customs laws, pwede kang mag-enroll doon. Oh, and of course, appraisal. We have already discussed appraisal, mga kasama. Teka muna, it's already 4:30, 4:40. May I request for again another 5 minutes break? Medyo kinakapos yung lalamunan ko eh. Sumasakit eh, kasi may mga pubic hair na buhol-buhol dito eh. Kailangan pa-chani ko muna, kaya may hawak akong chani. Okay? Takan ko lang muna, diba? Sinabi ko, nasa bahay ako, nasa kama. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Hindi kita yun. Naririnig ka, maingi. Chips diba? Hindi ako black pa. Boses. Kanina. Tapos na. Maayos yan. Yan. Kumang ubas ko dito eh. Isin mo si Ellen ba? Ano yan, ano na naman ako nito eh. Ma-hype na naman ako. Tingnan mo. Hey! Hindi nga daw ubas. Ugasan ha? Ugasan mo daw. 8 hours kung tinuturo yan eh. Konti na lang yan. Ilang slide na lang yan? Huh? Hindi makikita. 97 slides lang yan eh. Siguro mga 70 na ako. 62 ka pa lang. 62? Kasi hindi ganun ang pagtuturo. Hindi nila ma-appreciate yun. Alam mo, pag online ngayon, hindi pwede na kailangan. Okay lang. Masyari review yan eh. Hindi naman seminar yan. Ano makulit yan? Hindi negative yun. Kasi naiinip ang mga nakikinig. Hindi kagaya nyo yan. Wala. Yan, palabas mo na. Yan. Yung si Bray, kaya na lang mo kasi. Bating ka lang, sinunog na naman buhay. Yan, diretso na huwag mo ng pasala, ha?